Gusto mo bang kumita ng malaki habang nasa bahay ka lang? Gusto mo bang kumita sa negosyo ng delivery service na in demand sa anumang panahon? Gusto mo bang magkaroon ng delivery business at mag-isang franchise operator nito? Maging isang TokTok delivery franchise operator at magkaroon ng pagkakataong kumita hanggang 80,000 pesos isang buwan nang nasa bahay lang. Ngayon, sa abot kayang kapital at gamit ang iyong cellphone, pwede ka nang maging isang TokTok franchise operator. Mula sa maliit na kapital, magkakaroon ka ng TokTok Franchise Operator Portal kung saan magagamit mo para ma-assist mo ang iyong mga TokTok riders sa kanilang pag-accept ng mga orders. Kikita ka ng 7% bilang franchise operator sa bawat successful delivery ng riders mo. Ganun lang kadali. Up to 80,000 pesos a month nang nasa bahay lang, with full 24 hours customer care mula sa ating TokTok customer care support na handang umalalay para sa inyo. Kaya tara na, maging isang TokTok franchise operator at kumita na sa industriyang patok sa kahit anong panahon. Ipatoktok mo na yan! Paano mag-top up ng iyong load sa TokTok Rider Wallet? Madali lang! Tumawag sa iyong TokTok Franchise Operator para magpa-load. Buksan ang iyong app at i-click ang wallet para ma-check mo kung pumasok na ang load. Pwede ka na ulit tumanggap ng biyahe at kumita kasama ng TokTok. Diba ang dali lang? Huwag kakalimutan, ang poging TokTok rider ay magalang kausap, malinis humarap. Kaya naman pogi, ready ka nang magsimulang kumita dito sa TokTok. Alright, now again, good evening po sa inyo lahat. No? Maraming salamat po mga katoktok sa muling pagtutok sa amin dito sa isa na namang kapanapanabik na at in very, very informative na TokTok Technical Training Preview para sa ating mga operators. So binabati ko kayong lahat ngayon. No? Diba? Yan. Naway kayo po ay nasa mabuting kalagayan at kakatapos lang ninyong mga hapunan kung kayo po ay nasa Pilipinas. Kakamerienda lang ho kung kayo po ay nasa Middle East at kakaagahan lang or magtatanghalian pa lang kung kayo po ay nasa Europe o diba, at North America. Yan! Kamusta po tayo po ay napapanood sa maraming panig ng mundo ngayon dahil ito pong opportunity natin ay talagang promising pero at the same time, mas maganda po, kailangan natin matutunan ang ins and outs natin dito sa TokTok sa pagiging operator. So before we continue, meron lang po tayong, again, three basic rules na kailangan natin i-observe dito po sa ating session. Okay, so ano po yung unang rule? Number one, paki-change po ang inyong name dito po sa Zoom, no? Ilagay nyo po ang inyong ID number. Ini-screenshot namin at nirecord namin yung attendance nyo para masubmit po ito sa ating TokTok facilitators para sa pagvalidate po at pag-approve nyo po bilang operator ng TokTok. Mabilis po yung proseso, okay? Pangalawang rule, kung mapapansin nyo, lahat po kayo ay nakamute, no? Pwera lang po sa akin, ako po yung host, para maiwasan po yung pagkakaroon ng distraction, no? Yung ibig sabihin yung ingay, no? Na maririnig po ng ating mga kapwa participants para hindi po sila maistorbo. And thirdly, mamaya po magkakaroon tayo ng question and answer, no, sa pamamagitan po ng tinatawag na chat, no, chat box natin dito sa ating session. Pero dinisable ko muna yung chat para hindi po tunugan ng tunugan at hindi po maistorbo yung ating mga kasamahan. Mamaya po after i-enable po natin to at
Binibigyan po namin ng pagkakataon ng bawat isa po sa inyo na magpadala ng dalawang question na pipilitin po natin sagutin lahat, no, dito po sa session na to. Okay? So, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Jeffrey Antonio ang inyong Assistant Director for Training and Creative Marketing dito po sa TokTok. At ito po ang inyong Operator Technical Training Preview. Okay? Dalawa ho ang training na kailangan i-attend ng mga gusto maging operator ng TokTok. Ito po yung una, yung Technical Training Preview. At yung pangalawa ho, yun po yung tinatawag na Validation and Approval Session. Okay? So mamaya explain mo natin yan. Okay. So dire-diretso na po tayo, no? So lahat po na nandito is it's safe to say na nagkaroon po tayo ng intention na subukan itong negosyo na to, ang negosyo ng delivery service, at lahat po ay nag-avail ng package ng TokTok, which is currently priced at a special discount promo price ng 16,888 pesos, tama? So ngayon, ano po ang mangyayari? Once na nag-avail kayo ng package, no, kagaya ng kinikwento natin sa ating orientation tuwing alas 7 ng gabi, ng package ng TokTok Delivery Service package na worth 16,888, ang una nyong gagawin, kailangan nyo hong i-activate ang inyong account, no, sa ating system. Tama? So, ang package po ay meron po siyang kasamang tinatawag na activation code or activation card, na ang example ay makikita nyo dito sa inyong screen. No, ito po may kalakip na PIN number, activation number, at ang pinaka-importante na nakabilog po is yung tinatawag na ID number. Yung ID number po, yan po yung kailangan natin i-activate. Kaya, once na bumili kayo ng package, kailangan hong i-register itong mga ang inyong ID number sa ating system para maging active siya. Sino ang magre-register? Hindi ho kayo ang magre-register. Ang magre-register po niyan ay ang inyong online franchise mentor, sponsor, or coaches. Yung team nyo po, yun po ang magre-register para sa inyo, okay? Para hindi po tayo magkamali. Ayan, diba? Kasi mahirap po pag nagkamali ho tayo, diba? Mahal ho yan. Ngayon, once na kayo po ay nakapag-register na, ibig sabihin nun, yung ID number nyo active na, okay? At kapag active na po ang ID number nyo, ang tawag na ho sa inyo, ito po yung first step, ang tawag na ho sa inyo ay TokTok Online Franchisee. Kagaya ng sinasabi natin po sa ating orientation. Tama? So, once na online franchisee ka na, entitled ka na sa kitaang 3% no, habang buhay na ho to, no, sa pagiging online franchisee mo, sa pamamagitan lang ng paggamit ng inyong kaibigan, kamag-anak o kakilala ng kanilang personal delivery link o yung mga referral code sa tuwing sila po ay magpapabook ng kanilang delivery gamit ang TokTok. Okay? So, kikita tayo doon ng 3%, hindi lang pag nagpabook, syempre, pag successful po yung delivery. Tama, yung 3% na yan, papasok ko sa inyo yan sa pamamagitan ng JC wallet na tinatawag. Okay? So, as we go along, we're going to explain that later. Ngayon, marami po ang nagtatanong sa akin. Sir Jeff, okay, once na kami po ay online franchisee na, ang tanong naman ay paano ho kami magiging tinatawag na operator, right? Kailangan pa ba namin magbayad ng another 16,888 para maging operator ho? Hindi na ho. Bakit? Ang gagawin nyo lang para kayo ay maging operator, simple lang ho. Tayo po ay pupunta sa ating web browser, no, sa internet. Ito type nyo lang po yung website natin, toktok.ph, ayan po. Click enter, lalabas po yung website ng TokTok. Tama? So, ang gagawin nyo lang ho dito ay i-click lang ho itong Be a TokTok Operator. Ibig sabihin niyan, kailangan nyo hong mag-register dito. So, pag kinlik ko natin yan, lalabas po yung TokTok Operator Registration Form. Ayan, na, diba? So, ngayon, ilalagay nyo po ang inyong first name, middle name, last name, address, barangay. Mamimili po tayo ng region, kung ano po yung region nyo, kung saan kayo nakapaloob. Mamimili tayo ng probinsya, okay? At saka syempre, city and municipality.
pati po yung postal code. When you say postal code, ito po yung zip code na tinatawag. Kung hindi niyo po alam ang inyong zip code, pwede po natin siyang i-Google. At saka syempre, yung ang ating country, Philippines. Tama? Ngayon, yung mga susunod na field, ito po ay importante. Tama? Kagaya ng email. Dito po, tinatanong kayo kung ano po yung email address na ginagamit nyo. Alright? Ilalagay nyo po dyan. And at the same time, ipapaulit po. Bakit po pinapaulit, pinapa-confirm? Kasi para maiwasan po natin yung pagkakamali ng email. Ang email address po, importante po yan. Bakit? Dyan nyo po malalaman kung kayo po ay approved na bilang isang operator ng TokTok. Dyan po namin papadala yung congratulatory letter na nagsasabi na approved ka na, and at the same time, yung credentials mo, kagaya ng pinaka-importante na operator portal link. O, diba? Dyan po papasok yan. At kapag mali ho yung email, no, baka matagal ho malaman, no, na naghihintay ka sa wala, no, kasi alam mo pala na pasado ka na, yun, eh, kakaabang mo sa email, walang dumarating, simply because mali yun na i-type mo. Kaya you have to be very careful. Okay, so bago ko mag-continue, meron pong isang issue na nararanasan ng iba nating mga first-timers na mag-encode. Minsan, nakakaroon po ng error message ang ating email. So ano po yung error message? Minsan po lumalabas, kapag tinype nyo po yung email nyo dyan at tinlink nyo po yung submit, no? Lumalabas po, email address already taken. So kapag nangyari po yun, isa lang po ang ibig sabihin yan. Ano yun? Dahil tayo po yung delivery app, pwede po itong i-download, no, sa ating cellphone. Tama? Ngayon, kapag nag-download po kayo ng TokTok delivery app, kailangan nyo rin po mag-register doon. Lalagay nyo lang po yung cellphone number nyo, apelido, pangalan, email address. Yan, o, diba? Okay? At saka yung tinatawag na referral code. Okay? Okay, yung ID number mo. Ngayon, kaya po nagkakaroon ng error message dito kapag nag-sign up ka bilang operator sa TokTok operator registration form. Nagkakaroon ng error message ang email. Kasi, ang ibig sabihin lang yan, mas nauna ka pong nag-download ng delivery app gamit ang ng TokTok. At mas nauna mong inilagay yung email address mo doon kaysa dito. Tama? Kung ganun man yung nangyari, okay lang. Huwag kayong mag-alala. Ang gawin nyo na lang, maglagay na lang po kayo ng ibang email address na ginagamit nyo dito. Pero tatandaan nyo kung ano po yung email address na inilalagay nyo dito, doon ho papasok. Okay? Yung inyong credential. Tama? Alright? So, you have to be careful. Ngayon, syempre yung password lalagay mo rin. At saka yung tinatawag na operator information. Ayan na. So, pag sinabi mong franchise ID number, ilalagay nyo dyan kung ano po yung ID number nyo. Minsan naman, nagkakaroon din ng error message sa ID number. So, ano po yung error message na lumalabas? Minsan, ang lumalabas, invalid ID number. Kung ganun po ang lumabas, huwag po kayong mabahala. Bakit? Isa lang po ibig sabihin yan. Ano yun? Ang ibig sabihin yan, ang inyong ID number ay hindi pa ho activated or hindi pa ho nare-register sa ating system. Kung sakasakaling ganun po ang lumabas, ang gawin nyo lang po, kausapin nyo po ang inyong mga online mentors, sponsors, and coaches at i-remind nyo sa kanila na kailangan na pong i-encode ang inyong ID number dahil kayo po ay nagre-register na bilang operator. Right? Target number of vehicles to operate. Ang isang operator po, meron po maximum na 100 number of riders na kailangan po nila, di ba? Per account. So, ilagay nyo na lang po dyan 100. Ngayon, ito po importante rin, ang inyong cellphone. Kung ano po yung cellphone number na inyong ginagamit o active, yun po ang ilalagay nyo dyan. Ito na po yung guide. Itong plus 63, sa mga nagtatanong, yan po yung tinatawag na country code ng digital, country code ng mobile service ng isang bansa. So yung 63, yan po yung country code ng Pilipinas. At ilalagay nyo po dito ang inyong cellphone number. Kung kayo po ay Globe, 917, ganun po. Wala na hong zero. Kung kayo Smart, wala na rin hong zero. Diretso na ho ng number. At ito po ipapaulit. Susundan nyo lang naman po yung inyong instruction. Okay? Next, mag-a-upload po tayo ng tinatawag na valid ID. Okay? So dito po, mag-a-upload ang mga operator ng tinatawag nilang valid ID. Kagaya ng driver's license, pipicturan nyo po, i-upload nyo, passport, SSS, ID, PRC ID, or any government ID na may photo nyo. Okay? I-upload nyo po dyan. And last, ito pong CAPTCHA na tinatawag. Tama, di ba? Okay. Kung kayo po ay naliliitan sa CAPTCHA, pwede nyo naman pong palakihin yan
sa inyong cellphone o sa inyong computer. Ayan. Kung hindi nyo po maintindihan yung sulat, pili lang tayo sa kakapindot ng refresh. Ayan po. Diba? Ayan lang po. Right? Okay. So, ngayon, alright. And after nyan, okay, i-click nyo lang po submit. Okay? Ngayon, pagka-click nyo ng submit, automatic kayo po ba'y ma-approve na kagad? Hindi pa ho. Kailangan nyo munang umaten ng dalawang technical training sa pagiging operator. Ang isa po, yung tinatawag na technical training preview, ito po yon tuwing 8:30 ng gabi, alright, Monday hanggang Sabado. At yung pangalawa naman po, yung tinatawag na technical training validation and approval session. Yun naman po ay, kayo po ay mamimili kung anong oras, no? 10 o'clock hanggang 12 o'clock, o kaya 1 o'clock hanggang 3 o'clock, o kaya 4 o'clock hanggang 6, tuwing Mondays hanggang Sabado rin po yun. Dalawa ho ang dalawang technical training ang kailangan nyong attendan. At kapag naka-attend na po kayo ng dalawa at na-verify po yung attendance nyo na nakompleto nyo po, maghihintay po tayo or mag-aabang tayo sa ating email sa loob ng 24 hanggang 72 hours para malaman po natin kung tayo approved na ho ba o hindi. Ayan, okay, very good. So ngayon, kapag kayo po ay nag-check ng inyong email, yung ibang email ho kasi merong tinatawag na spam folder. Tama? O kaya junk mail na tinatawag. Kadalasan po, minsan doon ho napupunta. No? I-check ko rin natin yon. And once na kayo po approved, ang makikita nyo sa email nyo is yung congratulatory letter galing sa TokTok na nagsasaad na congratulations, you are now approved as one of TokTok's online franchise operator. And here are your credentials. So ano yung credentials? Ang credential po, doon nyo po makikita yung tinatawag na operator portal link. Yung operator portal link po, doon po, yun po yung opisina nyo na gagamitin sa pag-ooperate po bilang operator dito sa TokTok. Diba? Naalala nyo yung sinasabi natin sa orientation tuwing alas 7 na hindi nyo po kailangan mag-setup ng opisina, hindi nyo kailangan kumuha ng tauhan, hindi nyo kailangan bumili ng computer system. Hindi. Cellphone lang at internet, pwede na kayo mag-operate. So ano yung opisina nyo? Yun ho yun. Yung tinatawag na operator portal. Ang gagawin nyo ho, i-click nyo ho yung operator portal. Okay? So kapag kinlik nyo ho yung operator portal, ito ho yung makikita nyo. Ayan. Ito na po yung itsura ng operator portal. Okay? Ngayon, tatanungin kayo ng tinatawag na username at saka password. Alright? So, ano po yung gagamitin dyan? Kasama po sa credentials, yung tinatawag na username at password na gagamitin nyo ho dito sa loob ng portal. Alright? So, ngayon, example lang ho, maglalagin po ako using my username and password. Okay? Ayan. And once na nakalagin na kayo, automatic, ito na po yung itsura ng portal. Alright? So ngayon, ito na yung pag-aaralan natin. Ito po yung training natin ngayon. Okay? Paano gamitin itong portal? Paano po maging familiar? Huwag na ho kayong mag-memorize. Kasi bakit? Hindi po namin pinapamemorize sa inyo. Ang kailangan nyo lang gawin, panoorin nyo lang po ng madalas, matin lang po tayo ng madalas ng training, para tayo po'y maging familiar, no, sa ating portal. Ngayon, simulan po natin sa dalawang basic function ng ating portal. Dalawa lang. So, ano yun? Nandito sa taas. Dito sa upper right corner ng inyong screen, may makikita ho kayong arrow. Na, di ba, arrow na parang nasa loob ng kahon. Ang tawag ho dyan, upper right corner, yan po yung logout. So, pag kinlik nyo po yung arrow na yan, automatic maglalogout siya. Alright? So, pasok tayo ulit. Yan. Ngayon, dito naman sa kaliwa ng inyong portal, makikita nyo po ang logo ng TokTok. At saka ang katabi ng logo is yung ito pong tatlong guhit. Tama? So, ano pong ibig sabihin ng tatlong guhit na yan? Ang ibig sabihin po niyan, yan po yung minimize, maximize screen. So, kapag kinlik nyo yan, magma-maximize, magmi-minimize, maximize, minimize. Okay. So, ngayon, let's go now to the portal itself. So, dito ho, para hindi ho kayo malito, lagi nyo tatandaan, dalawa lang ho palagi yung bahagi ng portal. Ano yung dalawa? Kaliwa at saka kanang bahagi. So dito sa kaliwa, nahati ulit siya sa dalawa. So ano yung dalawa? Sa itaas ng kaliwa, yan po yung tinatawag na profile screen. So dyan yung makikita yung picture nyo, at the same time yung inyong username na nakalagay po dyan. Tama? At sa baba ho niyan ng profile screen, ito pong tinatawag na main menu screen. So, ang main menu po ng inyong portal, aanim lang. Meron tayong dashboard,
accounts, transactions, support, settings, at saka report. So, aanim lang ho. Tama? Ngayon, ano naman po yung makikita dito sa kanang bahagi ng ating portal? Sa kanan naman po, ang tawag po dyan, yan po yung tinatawag na function screen. Alright? Yan po yung function screen sa kanan. Bakit function screen? Simple lang po. Kung ano po yung kinlik nyong main menu, lalabas po yung function nito sa inyong kanan. Alright? So kung mapapansin nyo, kapag kayo po yung nag-login sa inyong portal, lagi po ito naka-default or naka-set na po sa pangunang main menu, which is dashboard. Okay? So titingnan naman natin yung function screen ng inyong dashboard. Dito po, meron po kayo makikita na tatlo pong sub-menus. We have summary, announcement, at saka what you need to know. Ito po yung mga sub-menus. Tama? Simulan po muna natin sa tinatawag na what you need to know sub-menu. Pag kinlik nyo po yung what you need to know sub-menu, dito po lalabas yung tinatawag na mga bagay-bagay na mag-guide sa inyo kung paano po gawin ng maayos ang pagiging operator natin sa TokTok. Pwede nyo pong i-download itong mga handbook. We have the TokTok Customer Handbook, we have the Operator Handbook, at saka we have the Rider Handbook. Pwede nyo po siya ma-download para mapag-aralan nyo po. Yung mga handbooks po niyan, yan po yung mga naglalaman ng mga tinatawag na policies, procedures, at saka mga guidelines sa TokTok. Nandyan po lahat ng kailangan nyo malaman. Diba? Ngayon, meron din po tinatawag na user guide videos. Diba? So ano po yung user guide videos? Ito po yung mga video na napapanood nyo po kanina nung bago tayo magsimula, yung mga animated na mga videos na nagtuturo po or nag-guide sa atin kung paano po gamitin ang TokTok, no, bilang operator. Diba? Ayan po. So, yan po yung user guide videos natin, no? Marami po yan. Siguro mga 30 plus, no? 30 plus yung mga videos po natin. Okay? Ngayon, ito po ay maikli lang, no? Less than 1 minute or a maximum of almost 2 minutes lang. No? Napakaganda po niyan. Mula sa paano kumita, mula sa paano maging operator, at lalong-lalo na paano magamitin itong portal natin. At ini-explain po yung 6 na main menu. O, di ba? Alright, ini-explain po yan dito po sa ating user guide videos. Okay? Ngayon, yung pangalawa naman pong sub-menu, we call it announcement. So, sa announcement naman po, dito po ina-announce ng TokTok yung mga latest updates natin na kailangan malaman ng ating mga operator, yung mga latest na announcements. So madaling sabi, ito po yung bulletin board. No? Kung ano yung mga balita, no, sa TokTok na mga kailangan malaman. Example, upcoming promos. Example, yung mga updates, no, sa ating system, yung mga bagong functions ng ating portal, yung mga updates sa ating mga app, no, dyan po nakalagay. No? From time to time, kailangan po natin tignan yan. Okay? And lastly, yung summary. When you click on summary, at dito po sa summary, pinapakita po yung bird's eye view na nangyari po sa inyong transaction bilang operator. Tama? So, pag operator ka, dalawa po yung transactions na kailangan mong malaman. Ano yun? Deliveries at saka yung kita mo. O, diba? Tapos yung mga iba, kagaya ng rider mo, o, diba, yung average time, lahat po, bird's eye view, summarized siya. At dito, sa summary screen, pwede niyo po siyang i-view, no? Kung ano po yung gusto niyo ngayong araw, kahapon, or sa loob ng isang linggo. Yan, makikita mo. Alright? So, let's talk about this one. Sir Jeff, ano po itong dalawang bilog na nakikita namin? Okay. So, itong dalawang bilog na to, ang nakikita niyo dito is yung tinatawag na picture graph. Okay? So, sa picture graph, yan po yung nagpapakita na nangyari sa mga transactions mo sa loob ng isang linggo sa mabilis na intindi na picture. No? Alright. So, dalawa ho yan. Meron tayo sa kaliwa at meron tayo sa kanan. Ngayon, kung mapapansin nyo, sa taas po, meron dalawang malilit na bilog. Isang orange at isang dilaw. No? Pag sinabi mong orange, accepted po tawag dyan. Pag sinabi mong dilaw, yan po yung fulfilled. Ganon din po sa kanan. Tama? Okay. So, dito sa kaliwa, ang pinag-uusapan po dito, deliveries. At dito naman sa kanan, ang pinag-uusapan po dito, kung magkano po yung halaga ng deliveries. Okay? So, dito muna tayo sa kaliwa. Dito po sa kaliwa, meron tayong dalawang kulay, orange at saka yellow. Ibig sabihin ng orange and yellow, yung orange po is ilan po yung inaccept ng mga rider mo na deliveries, no? Deliveries muna. At yung okay?
Yung yellow naman, ilan po yung na-fulfill mula sa inaccept? Ibig sabihin, ilan po yung na-deliver ng maayos mula sa mga tinanggap ng inyong rider? Tama, di ba? Okay. So dito sa example natin, pinapakita, okay, dalawa po yung successful deliveries mula sa tatlong inaccept. So ibig sabihin, tatlo yung inaccept, dalawa lang yung na-deliver. Ano nangyari sa isa? Pwede pong na-cancel. Ayan, di ba? Ngayon, ulitin ko ha, sa kaliwa po, pinag-uusapan po yung deliveries. Sa ating example, dalawa po yung successful na deliveries mula sa tatlong deliveries na inaccept. Right? At dito naman sa kanan, pinapakita kung magkano po yung halaga ng dalawang naging successful na deliveries mula po sa tatlong inaccept. Tama? So, ibig sabihin itong sa kanan, kung ilan po yung successful na deliveries sa kaliwa, pinapakita po yung halaga. Alright? Kung magkano po yung naging successful na deliveries. Okay? Ngayon, dito naman po sa gawing-gawing kanan, no, meron tayong tinatawag na total commission rate. Ito po yung commission na pinapakita, okay, ng inyong portal doon po sa kung magkano po yung naging successful na deliveries. Dito naman din po pinapakita yung pangalan ng rider na may pinakamaraming na successful na deliveries. Dito naman po pinapakita kung ano po yung lugar or city na may pinakamarami pong deliveries. At dito naman po pinapakita yung average time na nangyari para po ma-deliver yung mga successful deliveries. Okay? So sa madaling sabi, dito po sa summary tab, no, sa summary screen natin, pinapakita yung kabuuan kung ano po yung nangyari ng deliveries, kung magkano siya, kung sino po yung rider nag-deliver, yung pinakamarami, saang lugar, at saka gano'ng katagal inabot or average time of delivery. Kung gusto nyo pa po mas makita mas detalyadong information about this one, i-click nyo po yung nasa baba, yung tinatawag na see more details. So kapag kinlik ko natin yan, automatic didiretso tayo sa reports natin. Tama? So dito, kung mapapansin nyo, ayan po, no, delivery reports. So ito na yung mas detalyado. Meron po tayong date range. No? Pwede po kayo mamili ng view. Sample mula December 1, 2020 hanggang December 31, 2020. Pwede rin po kayo mamili kung sinong rider ang gusto nyo tingnan. Example, si Juan de la Cruz. Tama? Ayan po. Ayan. Dito nyo makikita. Okay? At saka yung origin po, ayan po, Tok-Tok or Tok-Tok Food. Or yan yung mga merchants, upcoming merchants natin. Okay? So dito nyo makikita sa pinili nyo pong date range mula December 1 hanggang December 31, 2020, ito po nagsasadang kabuuang total ng lahat ng delivery fees na nangyari sa lahat ng successful deliveries natin. Okay, sa loob ng isang buwan na yan. Dito rin sa table, makikita kung ano pong date, okay, nag-book ang customer, ano po yung delivery ID, gano'ng kalayo mula sa pick-up at saka sa drop-off ng item, ilang oras po inabot o ilang minuto, okay, magkano po yung delivery fee, ano po yung kargamento, okay, sino po yung rider nag-deliver, ano po yung pangalan ng tatanggap o recipient, ano po yung delivery status, at ano po yung origin. So lahat po yan, no, naka-plot na po dito. Yan, di ba? Yan po yung deliveries natin, okay? Yan, na makikita sa ating dashboard. Okay, malinaw po ba yun? Okay, ngayon, yan. So tapos na po tayo sa ating unang main menu, which is dashboard, and pupunta po tayo dito sa accounts, tama? So, dito ho sa accounts, ito po yung listahan ng inyong mga Tok-Tok riders. Pero bago kaligtaan, no, balik muna ulit tayo sa dashboard. Okay. Naalala nyo po ba yung tinuturo natin sa or yung pinag-uusapan natin sa ating orientation tuwing alas 7? Ano yun? Ano po yung dalawang unang bagay na gagawin nyo once na na-approve na ho kayo bilang operator ng Tok-Tok? Simple lang ho. Di ba yung una, ano ang gagawin? Magre-recruit ng rider. At saka yung pangalawa, maglo-load ng ating operator wallet or magta-top up load. Tama? So ngayon, paano tayo mag-recruit ng rider? Right? Simple lang ho. Sa pagre-recruit ho ng rider, trabaho yan ng operator. Simple lang ho mag-recruit ng rider. Pwede ho tayong mag-post sa Facebook. Pwede ho tayong mag-send ng text message. O kaya, pwede ho tayong tumawag or maghanap sa ating mga kaibigan, kakilala. Ngayon, kapag kayo ay magpo-post sa Facebook, 'di ba? Kagaya ko, ang pino-post ko is yung caption na meron po ba kayo sarili motor?
di ba? Meron po ba kayong valid na NBI clearance? At ang lisensya niyo po ay professional driver's license? At gusto niyo pong kumita ng as much as 1,500 pesos a day? Okay? Bilang isang delivery rider? Kung interesado po kayo, no, pwede niyo po akong i-PM. Yan, no, di ba? Ha? So, ganun din no, kahit sa text message, kahit sa mga kaibigan nyo, yun lang ang sabihin nyo, marami ho talaga magkakaroon ng interest, tama? At ang unang tinatanong ng mga interesadong applicant, ng mga rider, ay saan ho kami pupunta para mag-submit po ng tinatawag na resume or ng biodata kasi gusto namin mag-apply bilang rider. Ang maganda ho sa Tok-Tok, hindi na ho nila kailangan pumunta sa kahit anong opisina ng Tok-Tok o hindi na nila kailangan pumunta sa bahay nyo para lang mag-apply. Ano ang gagawin natin? Simple lang ho. Kagaya ng tinuturo ho natin sa ating orientation, padadalan ho natin sila ng tinatawag na rider's application link. So, saan po makikita yon? Dito sa inyong dashboard, eto ho, no, sa upper right side ng inyong screen. Eto po yung rider's application link. Eto ho yun, okay? Eto ho yung ikakopy nyo, okay? At isasend nyo sa inyong mga rider applicants. Or, pwedeng i-click nyo na lang ho ito. Yan, di ba? Para ma-send nyo rin yung link. Ngayon, so, i-remind nyo sila na yan lang ho yung link na i-click mo para mag-apply. Tama? Para tayo po mag-apply bilang riders. So, i-remind mo rin sila na once na kinlik ho nila yung link, automatic, dadalhin ho sila sa tinatawag na website ng Tok-Tok. Tama, di ba? Ayan, dadalhin ho sila dito. Alright? Pero ang masarap po dito, dapat, no? Dapat. Okay? Yan. Dapat, pag kinlik ho nila yan, lalabas ho yung pangalan nyo sa website. Ayan ho, bilang operator. No? For example, ito po. Hello, welcome to Tok-Tok Operator Antonio de la Cruz, Operator Link. No? Ayan po yung example. Tama? Ngayon, pag nakita ho nila yan, ang advice ko ho is para sure kayo na yan po yung na-click nila, no? Tama ho yung kanila nakikita, ipa-screenshot nyo ho. Tama? Alright. O kaya i-remind nyo na lang sa kanila, pag nakita nyo ho yung pangalan ko bilang operator, i-click lang nyo itong Be a Tok-Tok Rider. At kapag kinlik nyo yan, dapat lalabas po itong tinatawag na rider registration form at nandun din po ang inyong pangalan. Tama? Importante po yan. Okay? At dun po sila mag-filled up ng kanilang information. Okay? So ngayon, papakita ko lang po yung example ng tinatawag na form, no? Na pi-filled up natin mga rider. Alright? So ito po ay example lang po ng form natin. Okay? So ilalagay po nila yung kanilang pangalan, apelyido, middle name, di ba, address, etc., region, etc., postal code, etc. Pati yung kanilang professional driver's license. Dito tayo po nila dyan. Importante din po na yung kanilang cellphone na number ay hindi ho sila magkamali sa paglalagay. Tama? Importante ho. Dahil ito po, no, ang isa sa mga maglilink, no, sa inyo bilang mga riders nila. No? And pangalawa dyan, no, papasok yung mga importante message na galing sa Tok-Tok. Importante din po na tama po yung paglagay po nila ng tinatawag na email address. At di ba? Ayan, at inuulit. Ngayon, dito rin po ilalagay yung kanilang vehicle information. For example, motor, di ba? Anong brand, di ba? Ayan, kunwari, Kawasaki. Anong model, ayan, di ba? O at least minimum 110cc pataas. O di ba, 200cc. Ano po yung plate number, engine number, chassis number. Okay, importante po ilagay nila yan. Alright? Ngayon, ito po. Dito naman po tayo sa requirements. Alam ko marami pa pong mga nagtatanong sa inyo, pero sa tingin ko, no, yung mga ibang katanungan nyo regarding sa requirements, baka dito masagot na. Okay? Number one, driver's license. Kailangan po mag-upload ng inyong rider ng kanilang lisensya. Pipicturean nila yan. Mas maganda po, low resolution para mabilis lang po i-upload. Tama? And pangalawa po, okay, marami po nagtatanong, Sir Jeff, bakit lagi po natin sinasabi na professional driver's license po ang dapat na ilagay? Bakit hindi na lang non-pro? Kung kami po dito sa Tok-Tok, inyong tatanungin, okay lang naman po sana kung non-pro. Kaya lang, tayo po ay naging ingat. Bakit? Alam naman po natin na madalas po i-checkpoint yung mga motor. Tama? Dahil kinoconsider po ang motor ay isa tinatawag na hot motor vehicle. O ibig sabihin, madali pong karnapin. Tama? So, chine-check po yung mga dokumento kagaya ng lisensya at saka ng ORCR. Ngayon, once na ang rider mo ay napara at i-check po ang kanyang lisensya, okay,
para hindi po tayo magkaroon ng technicality sa mga humuhuling traffic enforcer, kailangan po ang lisensya niya, ang status as much as possible ay ang tinatawag na professional driver's license. Okay. So, bakit po professional? Okay, ganito po yan. Pag sinabi mong non-pro, pag sinabi mong student, at saka pag sinabi mong professional, ito po ang status ng driver's license natin dito sa ating bansa. Tama? Ngayon, bakit professional? Simple lang po. Pag sinabi mong trabaho, no, sa English po ng trabaho, ito po ay work, ito po ay job, o kaya hanap buhay, no, profession. Tama? So ano ba yung profession mo? Ano ba yung hanap buhay mo? Okay? Kapag ang isang tricycle driver, no, yung motor, no, o yung sasakyan na ginagamit ng tricycle driver, di ba ginagamit niya yung sa hanap buhay? Tama? So yun po ang kanyang profession o hanap buhay, tricycle driver. Kaya dun po ginamit yung salitang professional. Ito po ay ayon sa LTO, no, kanilang definition. When you say professional status, yung motor o yung sasakyan na ginagamit mo is ginagamit mo siya sa panghanap buhay o sa trabaho. Ang taxi driver po, professional driver's license ang status. Bakit? Yun po yung kanyang profession bilang magmaneho ng taxi, no? Ginagamit niya yung taxi sa panghanap buhay. Ang jeepney driver, ganun din. Ang bus driver, ganun din. Ang truck driver, ganun din po. Lalong-lalo na kapag ikaw ay isang motorcycle rider, delivery rider, tama? So, dahil ito'y ginagamit mo sa hanap buhay, kailangan ng status natin ay professional. Pahunyan. Ito po change status lang po. Di ba? Kasi kasuhin nyo na kagad sa LTO. Pangalawa, vehicle OSCR. Di ba? Ito yung pangalawang dokumentong chinecheck kapag tayo po ay nasa checkpoint. Ngayon, mas maganda po yung OSCR nakapangalan po sa nagmamaneho ng tanong-tanong. Pero kakataon na yung OSCR hindi po nakapangalan sa nagmamaneho ng motor. For example, yung OSCR nakapangalan sa asawa, okay lang po yan. Kapag tatandaan nyo ito, ha, kapag hindi ho nakapangalan sa inyong motor, kailangan nyo yung tinatawag na supporting documents. No? So anong gagawin? Kapag nakapangalan sa asawa, kailangan nyo, number one, magpakita ng photocopy ng valid ID nung may-ari ng motor. And pangalawa, kung asawa nyo yan, kailangan nyo ng photocopy ng inyong marriage certificate, no, na ipapakita ho. Pangalawa, paano kung yung motor ay nabili ng second hand? Ibig sabihin, hindi pa ho naililipat sa pangalan nung nakabili yung OSCR, hindi pa nita-transfer. Okay lang ho yun. Kailangan nyo lang ulit ng supporting documents kagaya ng, number one, photocopy nung valid ID or lisensya nung may original na may-ari ng motor. And pangalawa, photocopy ng official deed of sale na ito po ay pag wala hong notaryo, hindi ho sa inyong boss, sa inyong motor. Kailangan ho ng, again, photocopy ng official ID ng may-ari ng motor. And pangalawa ho, kailangan ng tinatawag na authorization to use the motor vehicle na nakanotaryo din. At naka-indicate po doon kung ano po yung purpose na ginagamit niyo ho yung sasakyan, which is tok-tok delivery rider. Diba? Ngayon, NBI clearance. Okay, sir, paano yung NBI ko? Luma na. Okay, basta valid ho siya. Ibig sabihin, kasi may expiry date yan, diba? Ibig sabihin yan, hindi pa na-expire ng up to 7 days pa. Meron ka pang isang linggo or 7 days na palugit, pwede pa ho gamitin yan. Pero kung less than 7 days na ho, hindi na ho natin pwede. Kailangan mag-apply ho kayo ulit. Hindi ho pwedeng police clearance, hindi ho pwedeng resibo ng NBI. Kailangan talaga NBI clearance talaga na valid. Ito ay sa kadahilan ng tayo po iniingatan natin ang ating mga operators at ang customers. Tama? Ang drug test po ay optional po. Okay? So, iyan, maglalagay din po ng CAPTCHA at i-click po submit. Ngayon,
Pag nag-click ko ba ng submit, Sir Jeff, automatic approve na ba ang aking rider applicant at sino mag-approve? Ang unang sagot sa tanong, hindi pa ho siya approve kasi kailangan ho niyang umattend ng tinatawag na rider's training. Tuwing kailangan ng rider's training, tuwing Mondays hanggang Sabado ho, mamimili siya ng oras, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, alauna ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, o kaya alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. So mamimili ho si rider kung saan ho siya pwede doon umaten. Ang inyong rider na umaten, no? Bilang operator kayo, huwag ho kayo magtatanong doon ng tungkol sa mga concerns or ng mga tanong pang-operator. Kasi may mga bagay ho na hindi ho dapat nalalaman ng mga rider kung ano po yung ginagawa ng operator. Tama? At saka hindi ho kayo sasagutin doon ng ating facilitators. I-redirect ho kayo sa operator training. Doon ho kayo magtatanong regarding sa operator. Okay? So malino ho yun. Ngayon, once na naka-attend na siya, tama? Paano po? Yung pangalawang tanong, sino mag-a-approve? Ang mag-a-approve po nun, kayo ho bilang operator. Kayo ho mag-a-approve. At a-approvean nyo lang ho siya kapag siya po ay nakatapos ng kanyang rider training. Tama? So, madali lang ho mag-approve ng inyong rider. Paano ho? Diyan ho tayo ngayon papasok sa ating pangalawang main menu, which is yung accounts. Tama? Pag kinlik nyo po yung accounts, makikita nyo po dito sa function screen yung tinatawag na TokTok Riders. Okay, so ano pong ibig sabihin nito? Ang TokTok Riders function screen or submenu, dito po makikita lahat ng information at detalye nyo tungkol sa inyong mga rider. Okay, so unang-unang nyo makikita, meron tayong date range na pwede nyo pong piliin kung anong gusto nyong panahon na ma-view. At pangalawa, makikita nyo po yung tinatawag na total riders. Okay? So dito sa example natin, makikita mo tatlo na. Alright? So ngayon, akala kasi ng iba, pag sinabi mong total riders, ibig sabihin, ito po yung mga bumabiyahe na or tumatanggap na po ng mga deliveries. Hindi po. Pag sinabi mong total riders, ito po yung kabuuan ng total na bilang ng mga status ng mga riders mo. Tatlo lang po ang status ng rider. Active, pending, tsaka block. Pag sinabi mong active, yan po yung mga nabiyahe na. Pag sinabi mong pending, ito po yung mga nag-fill up ng rider's application link, no? Yung mga nag-apply. At pag sinabi mong block, ito yung mga pasaway. At saka tama ho kayo. Tama? Kapag nag-apply pa lang at na-block, no? Lahat ho yung tatlong total na yan, yan ho yung bumubuo sa bilang ng inyong rider slot. So, di ba, tatandaan natin, ang mga operator, meron lang po silang 100 rider slot. Tama? Kahit pala nag-apply, bumibilang na ho siya doon. Alright? Maliwanag yun, ha? Maliwanag. Okay. So, ngayon, dito nyo makikita sa table, ano po yung date? Okay, ito po yung date kung kailan sila nag-fill up ng rider's application link. Ito po yung pangalan ng rider. Ito po yung kanyang username. Ito po yung kanyang cellphone number. Ito po yung kanyang lisensya. May rating kung meron na. At ito po yung status, pending. Lahat na nag-apply na hindi pa active, pending on status. So, paano nyo sila i-activate? Simple lang ho. Ganito lang gagawin. Napakasimple. I-click nyo lang ho itong view na always katabi ho ng pending. Yan. Pag kinlik nyo ho yan, lalabas po yung tinatawag na account information. Ito po yung pinilapan ng inyong rider sa kanilang link. Tama, rider's application link. So, lalabas lahat dyan ng information ng rider nyo. Ang kanilang pangalan, address, cellphone number, okay, etc., etc., etc. Okay? Ngayon, lalabas ho dito yung registration status. So, sa registration status, makikita nyo pending. So, ang gagawin nyo lang, ikiklik nyo lang po itong drop-down arrow at makikita nyo yung tatlong status, pending, block, at saka active and pass. Iklik nyo lang po si active and pass. Yan. And once na kinlik nyo po yan, iklik nyo yung save, automatic, active na po ang inyong rider. Tama? Ngayon, paano kung ang inyong rider ay nakagawa ng pagkakamali, pandaraya, violation, hindi paggalang, o, di ba? Pwede nyo siyang turuan ng leksyon, pwede nyo siyang i-block. Ang gagawin nyo lang ho, click nyo lang ho itong view, no? Check nyo muna kung siya yan, no? Mahirap po mag-block ng hindi ho siya. Okay? Click nyo yung view, babalik ho tayo dito sa account information,
hanapin nyo lang po yung tinatawag na registration status. At kapag nandyan na kayo, okay, i-click nyo lang ulitong drop-down button, hanapin nyo po yung block, at i-click nyo po yan. Yan. Pag kinlik nyo yung block, lalabas po yung rason. Ita-type nyo po dito kung ano po yung rason kung bakit nyo po siya binablock. Tama? Para may record din po kayo sa TokTok, no? May record din siya. Ngayon, pag na-check mo na siya nga yan, tama yan, i-check nyo rin yung kanyang lisensya, kung siya talaga'y tama. Kasi minsan, pare-pareso yung pangalan ng mga rider. Tama? So, i-click nyo po yung save. At kapag kinlik nyo yung save, automatic naka-block na siya. Ngayon, paano nyo po siya i-a-active ulit? Kunwari, nagbago na siya, ganun din ho. No? Balik po kayo dito sa registration status. No? Naka-block siya, di ba? Ayan, ang gagawin nyo lang ho, i-click lang ho ito ulit. At i-click lang yung active and pass. Okay? Ngayon, may nagtanong sa akin, Sir Jeff, paano ho ko, di ba sabi nyo nga kanina, Sir Jeff, no? Paano kung yung rider ko, hindi na siya nagpaparamdam, o di ba? Wala na, inactive na. Eh sayang naman yung slot. Magagamit ko pa sana sa mga ibang rider. Anong gagawin ko? Simple lang ho. Ang gagawin nyo lang ho, i-click nyo lang ho yung block, no? Kung sino man yung rider na yan, ng 30 days. So, 30 days lang ho naka-block. 30 days, no? Pag siya po yung naka-block ng 30 days, automatic, no? Mare-remove na siya, ma-free up po itong yung slot nyo, no? Sa out of 100, na ma-free up yan para magamit nyo ulit. Pero, yung record ng rider nyo, nandito na ho yan, di na ho matatanggal yan. Okay? So, yan po yung pangalawang main menu. Accounts, di ba? Madali lang intindihin. Alright? So, next, we go to transactions. Yung transactions po, ito po yung pangatlong main menu. Alright? Dito po sa transactions, pag sinabi mong transactions, sa pinag-uusapan mo dito, is yung may katungkulan sa pera, no? Yung transactions regarding money. Diba? So, sa transactions po, main menu, walo lang po yung tinatawag natin na sub-menus, o diba? Sa kanyang function screen. We have deliveries, equipment shop transaction history, rider payment logs, top upload, equipment shop, rider loan, send load, at saka wallet na tinatawag. Alright. So, bago tayo magsimula, balik po muna tayo sa tinatawag natin. Ano po muna ulit? Yung dalawang unang gagawin kapag tayo ay na-approve na bilang isang TokTok operator. Simple lang po. Di ba yung una, mag-recruit ng rider? Ginawa na natin. And ano po yung pangalawa? Mag-top up load ng inyong operator wallet. O kaya, maglagay na ng load sa inyong operator wallet. Kailangan natin lagyan ng laman. Okay. So, ngayon, bago ko ipakita kung paano tayo maglalagay ng laman, gusto ko munang explain sa inyo bakit meron tayong tinatawag na wallet. Tama? So, yung wallet na tinatawag, okay, kasi ito po yung patakaran ngayon ng lahat ng delivery service. Okay? Wallet na po sila. Ang wallet po, dito po kayong maglalagay ng load. No? Hindi po ito yung load ng cellphone na pwedeng pang tawag or pang text or pang internet or pang data, hindi ho. Ang wallet ho, kasi, ng operator, dyan ho manggagaling yung mga delivery load na bibilin sa inyo ng inyong mga rider. Hindi ho sila makakatanggap ng mga delivery assignments. Hindi ho sila makakabiyahe kung wala po silang load sa kanilang rider wallet. Tama? So, yan po yung ibibigay nyo. Okay? So, ngayon, bago ko explain ng dire-diretso, alright, i-ano muna natin, no? Pakita ko muna kung paano tayo maglo-load. Simple lang ho. Dito po sa inyong transaction main menu, pumunta po tayo dito sa top upload. Okay? Yan ho, sa top upload. Pag kinlik nyo yung top upload, dito pinapakita lahat ng transaction nyo kung kailan ho kayo naglagay ng laman sa inyong wallet. Kagaya nito. Ito po yung reference number ng transaction nyo. Ito po yung status kung kayo po ay bayad na o hindi pa sa inyong ni-request na load sa TokTok. Ito po yung transaction date kung kailan po kayo nagpa-load. Ito po yung payment date kung kailan po nag-reflect ang inyong bayad. At ito naman po yung amount, no? For example, kung magkano po yung kinarga mo or ni-load mo sa inyong operator wallet. So, madali lang proseso. Ang gagawin nyo lang ho, i-click lang ho itong reload. Yan. Kapag kinlik nyo yan, lalabas po yung credit reload screen na tinatawag. Ngayon, dyan ho kayo mamimili sa credit kung magkano ho yung gusto nyong i-load. Iba-iba pong halaga. May 5,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000, 20, at saka 25.
Dahil bago pa lang kayo at konti pa lang inyong rider, i-click nyo muna 5,000. Nandito din makikita ang inyong email address, cellphone number nyo bilang operator, at ang pangalan nyo bilang operator. At anong ilalagay sa remarks? Load. Yun lang ho. At i-click po reload. And once nakinlink nyo po yung reload, okay, lalabas po dyan yung tinatawag na PayPanda payment site natin. Dyan ho kayo magbabayad. Tatlo ho yung tinatawag na payment method dito. Yung una, yung tinatawag na real-time, pangalawa, online banking, at saka pangatlo, OTC or over-the-counter bank payments. Tama? So, pag sinabi mong real-time, ito po yung sa pagbabayad gamit ng credit card, debit card, o yung tinatawag na JC Wallet. Tama? So, sa mga bago ho, ano po yung JC Wallet? Ang JC Wallet ho, yan po ang inyong digital wallet sa ating system. Dyan ho kasi pumapasok yung kita niyong 3%, 3%, 3%. Dyan din ho pumapasok yung kasama ng negosyo ng Shomai King online franchise business. Kapag may bumili sa inyo sa Shomai King online shop link nyo, dyan din ho pumupunta yung kita niyong 20 hanggang 30%. At minsan, kapag nakapag-invite kayo ng kaibigan nyo na gusto rin kumuha ng package ng TokTok no, bilang operator at kayo rin nag-refer, meron no tayong tinatawag na referral fee bonus no, na 5,000 pesos po no, or finder's fee. Diyan din po pumapasok yan. Tama? So magagamit nyo po yung JC Wallet nyo kapag may laman na po yan, kapag sufficient po yung laman. Ngayon, kapag pinambayad nyo po yung real-time credit card, debit card, JC Wallet, minuto lang po, no, darating na ho ang inyong load sa inyong operator wallet. Tama? Lalabas na ho yung magre-reflect na. Pero, kung wala ho kayo nun at gusto nyo gamitin yung tinatawag na online banking, ito po yung pagta-transfer ng bayad gamit ang inyong online banking system kagaya ng BPI Online, BDO Online, PS Bank, Metro Bank, Landmark Online. Okay lang ho pag ginamit niyo yan. Pero, meron ho tayong instructions na kailangan sundan. Pag ginamit niyo ho yan, papadalan po kayo ng instructions sa email ng PayPanda o kaya lalabas ho dito yung instruction. No? Kukopyay nyo lang ho yan. Kasi doon ho sa inyong cellphone, no? Kapag kayo po yung nag-online banking, meron pong form na kailangang filled upan. So ilalagay nyo ho doon, pay to TokTok. Ito yung reference number. At ito ang pinaka-importante, kung magkano yung amount na babayaran. Huwag lang ho 5,000 pesos. Ilagay nyo ho pati yung processing fee na 25. Kasi po, pag hindi nyo nilagay processing fee, matagal hong hanapin pa ho natin yan, mamanumanuhin. Tama, di ba? Kasi ang chinecheck po dyan, yung reference number ba ay nagmamatch ba sa amount na pinapabayad sa'yo. Tama? At kapag tama ho yan, 24 hours po, no? Ang kailangan po, no? Bago po ma-clear. And after 24 hours, darating na po yung load sa inyong wallet. Or, pwede pong over-the-counter. Ano yung over-the-counter? Kayo po yung pupunta sa banko, kayo po yung magbabayad sa counter, pipilled up po kayo ng payment slip, para po kayo nagbabayad ng credit card, or ng tubig, or ng Meralco, o di ba? Tapos ganun din, may instruction din po yung PayPanda. Susundan niyo po yan, tama? Kung ano po yung pay to, ano po yung reference number, at kung magkano po yung amount. Huwag kakalimutan ang processing fee. Kasi again, hindi ho siya maki-clear na nagbayad kayo kung hindi ho nag-match ang reference number sa amount to pay na itinakda ng PayPanda. Okay? So, kailangan po niyan. Okay? Malinaw? Ngayon, 24 hours din ho yan bago mag-reflect ho yung bayad. Right? So, ganun lang ho kadali. Tama? Yan po yung sa top upload. Ngayon, etong malupit ngayon. Alright? Alright. Ngayon, dito ho, again, no, isa pong magandang ginawa ng TokTok is kapag kayo po, right, kapag kayo po ay nagpa-load, no, gamit ang inyong wallet, alam nyo ba ang isang magandang ginawa ng TokTok is kahit hindi pa ho nagsisimulang bumiyahe yung mga rider nyo, automatic yung kita nyo, no, isinasama na rin, ini-advance na rin ng TokTok diretso na ho sa inyong mga operator. Saan ho na pupunta? Kung magkano ho yung pinaload nyong wallet, yung kita nyo hong 7%, isinasama na ho doon. Tama? Alright. Bakit? Kasi ganito ho yan, okay? Noong unang panahon, no, ang talagang traditional way ng ginagawa ng mga delivery service is
kumikita ho yung operator sa mga delivery fee. No, ganun ho talaga, no? Kada customer na nag-book ng delivery, meron yan delivery fee. Okay? Kung magkano yung delivery fee, 7% doon yung kita nyo bilang operator. Tama? So, magdi-deliver na naman si rider sa isang customer, may delivery fee. Kung magkano po yung delivery fee, 7% ka naman doon. Okay? So, sa madaling sabi, ganun po yung patakaran. At the end of the day, pagtapos na si rider sa kanyang delivery, hahatiin ni rider ang kita. Kukunin ni rider ang kita niya at itatabi niya yung kita ng operator. At ang ginagawa dati, inire-remit pa yan araw-araw ng rider. Pumupunta pa si rider sa banko para i-deposit or pupunta pa yan sa bahay ng operator para ibigay. Tama? Ngayon, kadalasan pagod na yung rider. Tama? What if itong si rider tumawag sa kanyang operator at sinabing, "Sir, pwede bang bukas ko na lang ho idaan sa bahay nyo yung kita nyo?" Ngayon, kasi pagod na eh. Tama? Ngayon, kung ikaw ay operator, kung isa o dalawang rider lang, okay lang. Pero paano kung 50 na yan? Siyempre, buong kita mo sa isang araw, naku, nakakatakot. Paano kung si rider hindi na nagparamdam, hindi mo na makontak, nag-awul, nawala na, o nawala na yung kita mo, tama? So yun yung mga risk. Kaya ang ganda ng ginawa ng Tok-Tok. Ano yung ginawa ng Tok-Tok? Ang ginawa ng Tok-Tok, tuwing magpapaload ka ng inyong operator wallet, okay? Tuwing magpapaload ka, automatic, isinasama na kaagad. Ini-advance na kaagad. Ngayon, marami sa inyo kukuha ng calculator. Tama? Kagaya ng ginagawa ko. Kukuha ng calculator. At ngayon, kinocompute na. So, Sir Jeff, ibig mong sabihin, kapag nagpa-load kami ng 5,000 pesos sa aming wallet, isinasama na yung 7%, which is, idinadagdag na yung 350. So, ibig sabihin, pag nagpa-load kami, hindi lang 5,000 ang darating, kung hindi, 5,350. Aba, eh kung ganun, Sir Jeff, napakaganda pala niyan na. Alam mo guys, sa totoo lang ha, oo maganda. Pero sagutin ko yung tanong mo. Tama ka, pero mali ka. Bakit? Tama ka sa narinig mo. Tuwing nagpapaload ka ng operator wallet mo, isinasama na yung kita mo 7%. Pero mali ka. Bakit? Hindi lang ho 350 pesos ang sinasama. Mas malaki pa dyan. 1,750 ho. Ito ho yung idinadagdag. Tama? So, ibig sabihin, hindi ho 5,350 ang makikita mo. Etong makikita mo, 6,750 pesos. May magtatanong, "Sir, paano nangyari yan? Saan nyo nakuha yan? Bakit naging 1,750? Okay. Mamaya na kayo mag-calculator, ha? Mamaya na. Ako muna, no? Ako muna pakinggan nyo. Kasi ganito ho yan. Okay. Lagi ho nating tatandaan na yung kita ng operator ay kung magkano ang delivery fee. Tama? Ang kita ng operator ay 7% kung magkano ang delivery fee. Tama? Okay. Ngayon, tatandaan natin, iba-ibang customer, iba-iba ang distansya. Okay? At kung iba-ibang distansya, iba-iba ho ang halaga ng delivery fee. Tama? Correct. So kung mamanumanuhin mo yan, aba, napakahirap computein. Di ba? Pwede naman, manumano. Kaya lang, paano ang ginawa ng Tok-Tok na sakto kaagad ang kikitain mo nang hindi pa ho nagde-deliver ang rider? Simple lang ho. Ito ho ang formula natin. Isishare ko ho at ikikwento ko sa inyo sa simpleng paraan para maintindihan natin. Okay? So, ito ho yan. Kung magkano ho yung niload mo sa inyong wallet, i-divide muna natin ng 20%. Oh, sir, teka lang. Saan nang galing ang 20% na yan? Okay, ganito ho yan. Ganito ho, ganito ho. Yung 20% ho, no? Yan ho yung halaga. Alright? Yan ho yung halaga nang ibinababas ho sa load ng rider hanggang maubos. Tatandaan nyo ha, hindi makakatanggap ng delivery assignments o hindi makakabiyahe yung rider kung wala siyang load. Tama? At kailangan ho maubos yung load. Tama? So every time ho na nagdi-deliver ang rider,
kung magkano ho yung delivery fee, 20% ho doon ang nababawas. Okay? Yun po, 20% ho ang katumbas na halaga na nababawas ho sa load ng rider hanggang maging zero. So ang gagawin ho natin, tatanggalin po muna natin yung 20% para makuha ho natin yung gross amount ng load wallet na niload mo para makuha mo yung 7% na kita. So dito, sample, magkano niload natin? 5,000 pesos, tama? Sa inyong calculator, 5,000 pesos, ayan o. Ngayon, i-divide mo muna ng 0.2 or 20%. Divided by 0.2 para makuha mo yung gross, which is 25,000. Tama? Yan na yung gross mo. Yan ang ngayon yung pagbabasihan ng 7%. I-multiply mo siya ng 0.07. Lalabas o 1,750. Tama? Tapos i-add mo siya sa pinaload mong 5,000 pesos. So, every time na nagpapaload ka ng 5,000, ito po yung darating sa inyo. 6,750 pesos ho. Yan po yung load mo kasama na yung iyong tubo o ang iyong kita. Alright? Malinaw. Ngayon, ito ang tanong ngayon. Sir, maganda yung pinakita mo. So, ibig sabihin pala, sir, maglagay na lang ako na maglagay ng load sa aking wallet. At lalaki ng lalaki. Wow! Kada 5,000, tumutubo ng 1,750. Aba, oh, hindi na ako magpapadeliver. Talagang maglagay na lang ako ng 1,000,000 piso dyan. No? Lalaki na lang siyang ganon. Alam mo, sa totoo lang guys, ha, yun ang una kong naisip. Eh. Napakaganda pala. Kaya lang, na-realize ko na kahit lumaki ng lumaki ang operator wallet nyo, walang silbi yan. Bakit? Kasi hindi ho pera yan. Digital currency lang ho yan. Kailangan pa ho niya maging pera. So, paano ho siya magiging pera? Simple lang ho. Kailangan ho bilhin yan ng inyong mga rider para magkaroon sila ng load. Tama, di ba? Okay. So, doon po siya nagiging pera. Kapag nagpapaload na po ang inyong mga rider para makapagsimula na po sila sa kanilang delivery, kailangan ho nilang bilhin yan. Alright? Ayan, okay. So, ngayon, yan ho yung pag-uusapan natin ngayon. Paano ho tayo maglo-load ng ating mga rider? Okay? Yung tinatawag nating rider wallet, no? Paano natin lo-loadan? Simple lang ho. Pupunta ho tayo ulit sa ating transaction, no? At i-click lang ho yung tinatawag na send load. Ayan. Ganyan lang ho mag-load sa ating rider. Dito sa send load, makikita nyo sa table, ito po yung transactions na nangyari every time na nagpapaload po yung mga rider nyo. So, nakarecord ho lahat yan. Okay? Ito po yung reference number, ito po yung pangalan mo bilang operator, ito po yung rider mo, tsaka yung kanyang professional driver's license number, ito po yung halaga kung magkano yung pinaload niya, ito po yung status, bayad na ba o hindi, at ito po yung transaction date, pati yung oras kung kailan siya nagpaload. So, madali lang ho mag-load. Okay? Ngayon, bigyan ko kayo ng tip. Ganito lang ho. Makinig. Importante ho to, no? Ganito, ha? Lagi niyong ipapaalala sa mga aplikante niyo na ang pag-a-apply ng rider walang bayad. Wala ho talagang bayad yan. Wala, libre mag-apply. Kaya lang, once na sila po, okay, teka lang ma'am, medyo may lumilipad. Pero once sila po ay na-approve na bilang rider, dadalawa lang ho ang babayaran nila sa buong buhay nila. Dalawa lang ho. Ano yun? Unang-una, yung mga load na gagamitin nila araw-araw para makatanggap ng delivery assignment. And yung pangalawa, yung equipment o yung merchandise na gagamitin nila sa pag-deliver araw-araw. Kagaya nung bibili sila ng bag sa inyo, or kung gusto nila mas mapormang helmet or uniform, bibili po nila sa inyo yan. Yun lang ang babayaran nila. Wala na hong iba. Okay? So, paano mag-send load? Kagaya ko, ang lagi kong pinapaalala sa mga rider ko na araw-araw, bago ko kayo padala ng load, kailangan mag-transfer muna kayo ng bayad ng load sa aking GCash. O, diba? Cash pa rin po ang importante para hindi yung magulo. So, ganito ho, no? Tatawag yung rider mo, magpapaload. So, anong gagawin mo? Okay? Sabihin mo sa kanya, o, bayad ka muna sa GCash. Okay, ngayon, pag na-confirm mo na nagbayad siya sa GCash, automatic, pwede mo na padala ng load. I-click mo lang itong send load, lalabas po yung tinatawag na send load to rider screen. At unang makikita mo yung
kung magkano pa yung laman ng wallet mo. Ito na po yung halaga ng load mo, pati yung tubo mo, nandiyan na. Mamimili ka ngayon kung sinong rider. You have to be careful kasi maraming rider, pare-pares ng pangalan, dahil iti-check nyo rin po yung kanyang driver's license, katabi yun ng kanyang pangalan. Pipili ko kayo magkano yung load, 500 daw. Ngayon, dito nyo makikita, pwede pala mag-load ng 100, 200. Pwede ho yan, walang problema. Kaya lang naman natin sinasabi yung 500 para hindi ho siya madalas pa-load ng pa-load. Kasi kung 100 lang, siguro baka 4 lang o 5 biyahe lang ubus na yan para hindi siya mabitin. Tama? Okay, 500. Ngayon, ano yung status ng payment? Dalawa lang yung status. Bayad na o hindi pa. So, piliin nyo yung bayad. Dahil nagbayad na siya sa GCash, ilagay nyo po yung reference number. GCash. Reference number. Ano yung remarks? Load. O, diba? Kailan po siya nagpa-load? Click nyo lang to. Kung ano po yung date na yun, January 23, 2021. Double check. Kung tama lahat, click mo yung send. Okay. Ngayon, dito nyo malalaman kung dumating sa kanya or kung na-send. Titignan nyo yung reference number, pangalan mo, rider na pinaload mo, 500 pesos. O, tignan nyo yung dito, January 23, 2021. Diba? So, ngayon araw yan, 23. Diba? Tignan nyo yung oras, 9:39 p.m. So, tignan nyo yung oras. So, diba? 1 minute ago. So, ngayon lang ho yan. Ngayon, may mga riders na hindi maiwasan na nagigipit. Minsan, nakikiusap sila sa inyo, sir, pwede ho bang magpa-load pero mamayang gabi ko na lang papayaran? Nasa pag-uusap niyan, ha? Hindi namin nina-encourage yung utang. Pero kung sakaling mangungutang inyong rider, load man or gamit man, dapat nasa sa pag-uusap, may kasunduan, may pirmahan, para wala akong kaguluhan at di pagkakaunawaan sa dulo. Okay? So kung mangungutang si rider ng load, ganun din ho gagawin. Click nyo lang itong send load. Tama? Ngayon, pag-click nyo yung send load, lalabas po yung tinatawag na, wait na po, pag-click nyo po yung send load, lalabas po yung tinatawag na send load to rider screen. Alright? Pasensya na po na medyo mahina po ang ating internet. Okay? Okay. Sige, antay lang po natin. Alright. Yan. Okay. Transactions. Okay? Alright. Okay. Click po yung send load. Okay, ganun lang ulit, no? Click nyo lang itong send load, no? Yan. Lalabas ulit to. Di ba, mangungutang si rider ng load. Mamayang gabi na lang daw babayaran. Check mo muna ulit yung balance mo. Baka naman load ka ng load. Wala naman. Piliin mo kung sino yung rider. Double check. Pati yung kanyang driver's license. Piliin po kung magkano. Di ba, credit value. Di ba? Okay. Sabihin natin 500. Ano yung payment status? Utang daw. Mamayang gabi babayaran. So, pipiliin mo. Ito, 4 payment. Ano po yung reference number? O, di ba? Wala kang ilalagay. Okay? Wala. Kasi bakit? Utang yan, hindi pabayad. Ano yung remarks? Simple lang po. Utang. Pili ka ng date. Ano po yung date? January 23, 2021. Ngayon po yan. Double check nyo guys ha. Kasi kahit ito po yung utang. Okay? Kahit ito po yung utang, pwede po mapadalan siya ng load. Okay? Pag tama lahat, click send. At mapapansin nyo ho, dito sa inyong table, ayan ho, lumabas po yung record niya at nakasulat po for payment. Ibig sabihin, hindi pa siya bayad. Ganun ho ang ganda ang sistema ni Toktok. No, kahit ho siya ay nangungutang ng load, automatic na re-record natin. Ngayon, what if nagbayad na siya ng gabi? Tama? Siyempre, bayad na siya. Paano mo babaguhin yung status? Simple lang ho. Click nyo lang itong view. Babalik ulit dito. Send load to rider screen. Pero, pansinin nyo, yung balance, not applicable na. Kasi, change lang status. Ito yung pangalan ng rider. Ito yung amount na inutang niya. Pupunta kayo dito sa payment status. I-click nyo to. Ilagay nyo paid or bayad na. Tapos ano po yung reference number? Sa GCash siya nagbayad. Kung ano po yung reference number ng GCash, ilagay nyo dyan. Ano po yung remarks? Siyempre, babaguhin na utang paid. At saka yung date, 23, 2021. Okay. Pag tama lahat, send. At tingnan nyo po, automatic, nabago na ho ang kanyang status. Diba? Paid na ho siya. Ganun lang po kadali. Right? So next, we go to the third. Ano po yan? Wallet. No? Ano pong ibig sabihin ng wallet? Dito mo makikita kung magkano pa yung laman ng iyong load kasama ng iyong tubo. And at the same time, kung ano po yung status. So diba, kagaya nito, no? Pag sinabi mong wallet type, credit sending, ibig sabihin puro ka palabas, no? Pa-send ka ng pa-send ng load. Ito po yung log date kung kailan po nangyari yung transaction na yan.
Incoming, syempre wala. Pag sinabi mo incoming, ikaw yung nagpapa-load ng iyong wallet. Pag sinabi mo outgoing, ikaw yung nagbibigay or nagpapadala ng load sa inyong mga rider. At ito na po yung inyong balance. Tama? Kapag ikaw naman po ay nag-load ng inyong wallet, iba po ang status, credit reloading. Okay, ito po yung transaction number, ito po yung date kailan ka nagpa-reload, ito po yung halaga kung magkano po yung kinarga mo sa inyong operator wallet. At ito po, ito na po yung kanyang balance. Tama? Ang dali lang po intindihin. Napakasimple lang. Next, pangatlo, deliveries. Dito po sa deliveries, no, unang-una, pinag-uusapan ko dito kung ano po yung naganap, no, na transactions ng deliveries ng mga riders mo sa date na naka-indicate. Pwede ka mamili ng date. So, example natin dito, mula January 16, 2021 hanggang January 23, 2021, isang linggo po, ito po yung mga naganap, no? Ito po yung date, kung kailan po sila nagpa-book, delivery ID, gano'ng kalayo, ilang oras ho, nabot, okay, magkano yung delivery fee, ano yung kargamento, sino yung nag-rider mo, sino yung nagpadala, sino ho yung tumanggap, ano po yung status, o diba? At saka yung link na kinlink nila para mag-book mo ng delivery. At dito naman po sa baba, ito po yung summary ng mga halaga nang nangyari po dito sa tinitingnan yung page, di ba? Total price order, wala ho. Total pickup item, wala ho. Yung mga amount na yan, puro delivery fee. Schedule for delivery, ito po, no? Okay? Ayan. Okay. And the total item delivered, 2 pesos. Okay. So, yan po yung delivery transaction, delivery list. Equipment shop, ano ho ito? Dito ho kayo mag-order ng mga merchandise or ng mga equipment na ibebenta or bibili ng mga rider nyo, kagaya ng bag, ng helmet, ng uniform na magagamit nila. Mamimili lang ho kayo dyan. Ito po yung presyo kung magkano at quantity kung ilan po. For example, 5 yung rider nyo. Bag ito, insulated bag, no? Orderin nyo. Click to check out. So, nandito po yung information, okay, kung magkano po yung halaga, kung may shipping fee man. And take note, no? Dito po nakalagay yung billing details, sino po yung operator, ano po yung email address, ano po yung cellphone number, tsaka ano po yung address ng operator. Di, ano po, hindi na po mababago yan, okay? Sa iba, nagtatanong, no? Sana po, meron pong ano, ibang delivery address para diretso na lang sa mga rider, ng mga nag-order, okay? Sa ngayon, wala pa ho. Sa ngayon, address lang ng operator nakalagay. Pero, no, kinoconsider na rin po ng admin natin. And tingnan natin, no, kung may ilalagay po ng alternate delivery address. Ito po ay plano pa lang, no, pinag-usapan pa lang, pero pag-aaralan natin, okay ba? Kung makakatulong po yan, ilalagay natin, okay? Para dun po sa alternate delivery address, if ever na magkaroon na yan in the future, dun na po natin papadala, no, yung mga bag, no, or yung mga item na in-order. And when you click check out, are you sure? Yes. Okay. Dadali na naman kayo sa PayPanda payment portal at dito kayo magbabayad. Ganun din ho, kagaya ng load kanina, tatlo ho yan. Real-time, online banking at over-the-counter. Diba? Pag real-time, credit card, debit card, JC Wallet. Pag online banking, 24 hours ho yan, susundan nyo ang instruction na ipapadala sa email nyo o kaya dito ho. Dapat ho mag-match ang reference number pati ang amount to pay. Kasama ho ang importante, ang processing fee. Ulitin ko ho ha, dapat kasama ho yan. Okay, sundan nyo ho. And after 24 hours, magre-reflect ko yung bayad nyo. And once na nag-reflect na, ipipila na ho for delivery. Ganun din po sa over-the-counter. Okay? So malinaw ho tayo dyan. Okay? Next, we go to sa tinatawag na equipment shop transaction history. Ano ho ito? Ang equipment shop transaction history, dyan ho pinapakita yung mga transactions na ginawa nyo every time na nag-order kayo ng mga merchandise, no, sa equipment shop para ibenta ho sa inyong mga rider. So, lahat ito nakalag dyan. Ano ba yung order ID, magkano po yung mga pinag-order, kailan po yung transaction date, at ano po yung payment status. Okay, next po. O, diba, dali lang intindihan. Rider loan. Ano naman to? Okay. So, gaya na sinabi ko kanina, hindi ho ini-encourage ng TokTok na kayo po ay magpautang sa mga rider. Pero, in cases ho, na gusto nyo tulungan yung mga rider, kunwari, naghihiram sila na nakikiusap na, sir, baka pwede ho hulug-hulugan po na lang itong item na to or itong equipment na to. Tama, di ba? So, dito nyo ilalag yan. Di ba? Ito kay gagawa ng entry. So, kung makikita nyo, ito po yung mga transactions ng mga rider nyo na meron po silang inuhulugan sa inyo. Okay? Example,
Ito yung date kung kailan mo ginawa yung utang. Ito po yung loan ID kung ano po yung ID ng utang. Ito po yung item na hinuhulugan niya. Ito yung pangalan ng rider ng utang. Ito po yung months. Ito yung kasunduan nyo. Kung kailan niya babayaran, ito po yung kasunduan nyo rin. Kung magkano yung buwan ng hulog, kailan po magsisimula, kailan magtatapos, magkano po yung total na utang, magkano na lang yung balance. Okay. So, let's say ganito. Yung isang mong rider, no, gusto niyang humiram ng tinatawag na tok-tok, teka lang, ano ba maganda? Tok-tok, pogi jacket. Ayan. Kasi gusto daw niya maging kamukha ni Abner Richard. Puhulugan daw niya ng apat na buwan. O, di ba? Okay. So, ganito gagawin mo. Hindi niya na kailangan kumuha ng ballpen. Dito na lang ho. So, gagawin mo siya ng entry. I-click niyo po itong add. Gagawa tayong entry. So, ano yung gusto niyang hulugan? Okay. Tok-tok, pogi, jacket. Yan. O, di ba? Okay. Sino yung mangutang? Juan de la Cruz. Ilang months? Apat daw na buwan. Babayaran. Magkano yung bayad? Sabihin na lang natin, 150 kada buwan, yun ang kasunduan nyo. Kailan magsisimula? January 23. Kailan matatapos? February, March, April, May. O, di ba? 4 months, okay? May. Yan, May 23, 2021. Total amount of loan, o, di ba? 600 pesos. Kasi apat na, 150. Remaining balance, 600. Ayan. Ganyan lang ang gumawa. Then, click save. Ngayon, pag kinlik mo yung save, lalabas ho dito yan, okay? Balik po natin dito. Whoop! Lalabas ho dito. Ito yung date kung kailan ginawa yung loan. Ito yung loan ID. O, di ba? Okay, tatandaan natin yung last 4 characters. PTIO. PTIO. Tok Tok Pogi Jacket. Ito siya. Ito yung kasunduan nyo, 4 na buwan. Ito yung kasunduan nyo, 150 kada buwan. January 23 masimula, matatapos May 23, 2021. Total amount ng utang, 600. Remaining, 600. Okay. What if ngayon nagbayad siya? Sabi niya, sir, naghulog na ako ah. February 23 ngayon. Saan mo ililista yan para mabawasan yung utang niya? Ilalag mo yan dito, rider payment logs. Lahat ng hulog ng mga riders mo, dito mo siya ilalagay. Tama? So, kung makikita niyo dito, ito lahat ng mga naka-transaction ng mga riders mo na patuloy na naghuhulog. No? Buwan-buwan. So, i-click mo itong add, gagawa tayo ng entry. Bawat hulog niya, ha? Okay? So, mamimili ka ng loan. Ano ba yung loan ID? Di ba, PTIO yung last 4 characters. So, hanapin natin. PTIO, PTIO. Okay. Yun. PTIO. Okay? Magkano hulog niya ngayong buwan? 150. Magkano yung date paid? Okay, kailan? February 23. Kailan yung due date? February 23. Hindi siya lumagpas. Good. Ganyan lang. Ganyan lang kadali. Click save. So, pag kinlik mo yung save, lalabas dito yung transaction. Kailan siya ng utang? Okay, ano yung installment ID? Ano yung loan ID? PTIO? Item? Tok-tok Pogi Jacket? Magkano yung amount? 150 ang hulog niya ngayon, ha? Kailan siya nagbayad? February 23. Kailan yung due date? February 23. Ngayon, tingnan natin kung nabawasan yung utang niya. Paano mo malalaman? Punta ka sa transactions, click mo yung rider loan. Okay, tingnan natin yung table. O, di ba ito yung PTIO? No? Tok-tok Pogi Jacket. Okay, tingnan natin na. Okay, ito na. Tingnan nyo, total amount of loan, 600 pesos. Magkano na lang yung utang niya, balance? O, di ba nabawasan? Kasi yung nagbayad siya eh. Okay, what if March na yun, nagbayad na naman siya ng 150? Saan mo i-re-record? Balik ka sa transaction, balikan mo itong rider payment logs, tuwing hulog niya, kailangan mo gawa ng entry. Tatandaan nyo ha, click add. Select loan, di ba? PTIO. Ito. Magkano hulog niya ngayong buwan? 150. Kailan siya nagbayad? March 23. Kailan, okay? Due date, March 23 rin. Okay, click save. So, tingnan natin kung lumabas. O yan, no? 150 yung bayad niya, March 23, due date March 23. So, nag-reflect siya. So, dapat mababawasan ulit yung utang niya. Balik tayo sa transactions. Click natin yung rider loan. O, di ba? Hanapin natin ito, PTIO. Ayan, jacket for, okay. Okay. O, yun. O, 600 yung total niyang utang, pero ngayon 300 na lang. So, ibig sabihin na mabawasan. Hanggang maging zero. Pag naging zero na yan, i-click nyo na yung delete. Kasi pag kinlik nyo yung delete, wala siya utang. Ganun lang kadali intindihin. Alright?
itong transaction, ang dali lang. Ngayon next, what if nagkaroon ka ng concern, no? Nagkaroon ka ng problema sa app mo, sa deliveries, no? Or sa inyong portal, anything about technical operations ng TokTok, sa pagiging rider or sa pagiging operator, any concerns, pwede mong i-address sa amin. Paano? Tatlong pamamaraan. Pwede mong itawag sa call center, pwede kang mag-send ng email, or kung gusto mong direct na, pwede kang gumawa ng support or ng ticket sa pamamagitan ng pang-apat na main menu, which is support. When you click on support, lalabas po yung ticket. So ano po ba yung ticket na to? Ang ticket po, ito po yung notification sa amin sa TokTok na meron pong issue kayong mga operator na kailangan nyo ng assistance. Tama? So gagawa tayo ng ticket. Okay, ganito lang ho. So kung makikita mo dito, ito ho lahat, okay, yung mga ticket na ginawa mo. Meron kang ticket number, meron kang ano yung title ng concern mo, ano yung status, kung open or close. Pag sinabi mo open, hindi pa nare-resolve, or kasalukuyan nare-resolve. Pag sinabi mo close, ibig sabihin dapat ayos na yan, di ba? Anong category, o di ba? At saka kung kailan po ginawa at oras ng ticket, okay? So ngayon, paano gumawa ng ticket? Let's say, meron kang issue, no? For example, rider, eto si rider, okay? Okay, si rider hindi nakakatanggap ng load. Okay, nagsisenta ng load, nababawasan yung load wallet mo, pero hindi siya nakakatanggap. So gagawa tayo ng ticket. I-click mo lang tong add. Tama, tapos lalagay natin dito, okay, rider can't accept load. Ganun lang. Tapos lalagay mo yung ano, kasi ayaw dumating. Load, blah, 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 blah. O, diba? Ayan. Diyan mo ngayon sa summarize. Tapos mamimili ka ng category, rider load, ganun. O kaya rider, o kaya, diba? O kaya wallet, ganun, diba? Tapos click mo lang save. Diba? Ayan. I-click mo lang po yung save. Alright? Alright. Okay. Ngayon, pag-click mo ng save, automatic lalabas po yan dito sa inyong, what I call this, dito sa inyong ticket, no? Alright. Ngayon, kung gusto mo makita kung ang inyong kung ikaw lang ba ang nakakaroon ng ganitong issue or gusto makita yung iba pa, no, pwede mong i-click ito, no. I-click mo yung view, tapos dito mo makikita, no, yung mga ibang operator na nagkakaroon din ng parehas mong issue. So yun yung magandang ginawa ng TokTok, fini-filter na lahat. So dito mo ay, Diyos ko, apat pala kami may issue ganyan. O, di ba? So para mabilis po ma-resolve ng TokTok, all right? So ganun lang ho gumawa ng ticket. Ngayon we go to the fifth, no? Fifth main menu, ang bilis lang ho, no? Ang dali lang ho intindihin. Grabe ho, no? Kailangan ulit-ulitin lang ho natin, no? Dito sa fifth main menu, we have settings. Sa settings naman po, meron lang pong apat yan. Apat na submenus. We have account information, change password, password, okay, vehicles, at saka fleet. Sa account information, dito mo po makikita ang information ng inyong account sa inyong portal. Pwede nyo pong palitan ang inyong picture. Ito po ang inyong username, given name, etc. Hindi nyo na mababago yan, okay? Fix na ho yan. Ngayon, in case na nagkamali ho kayo ng cellphone number, hindi nyo ma-change ho dyan, di ba? Itatawag nyo ho yan sa amin or i-email nyo, i-request nyo para mabago ang inyong cellphone number. Next, we have change password para sa to. Tatandaan nyo, kapag approve na kayo, yung password and username na yung password na pinapadala sa inyo ng TokTok sa email, default ho yun. Ibig sabihin, kailangan nyo hong palitan. Tama? Alright. So, kapag pinalitan nyo yun, dito nyo papalitan. Ilalagay nyo po yung inyong default password at ilalagay nyo po yung inyong bagong password and click save. Alright? Kailangan nyo palitan yan. Alright? Next, vehicles. So, ano po itong vehicles? Okay. Sa vehicles po, kapag meron kayong motor na hindi nyo ginagamit at gusto nyo ipahiram sa inyong rider, dito nyo gagawa ng record. Okay? Ulitin ko ah. Kapag meron kayong motor na gusto nyong ipahiram sa inyong rider, dito nyo gagawa ng record. Okay? Paano? Ganito lang ho. For example, may motor sa garahe, gusto nyong hiramin ni Juan de la Cruz, rider nyo. Kasi motor niya, sirain na. O diba? Pahiram nyo, pero gawa natin ng record para at least alam nyo kung sino gumagamit. Click nyo itong add. Mamimili ka ng rider. Ayan, ito si Juan de la Cruz, si Hiram. Ilagay mo yung plate number ng motor mo. For example, o di ba? MO. Yan, di ba? Tapos 888888888. Yan, plate number.
chassis number, okay, CH88888, example lang ho ito ha, o diba, engine number, diba, EN, yan, o diba, example lang para mabilis natin makita, ano yung type, syempre motor, diba, ano yung model ng motor, o diba, syempre 250cc, wow, malakas niyan, ano yung brand ng vehicle, o Honda, yan, ganun lang. Ulitin ko ha, lahat ng gusto nyong ipahiram ng motor, gagawin mo na record dito po sa vehicles. Gagawin. Vehicles, o. O, diba? Ganyan lang, o. And click save. Ngayon, pag kinlik mo yung save, o, diba, lalabas ho dyan. O, diba, hanapin ho natin. Diba, yan. Ay, ito, ito, lumabas. So, Juan de la Cruz. Ayan, o, diba, yan. Alright? So, inassign natin sa kanya yan, lalabas dyan. Ngayon, naalala nyo na yung, ano naman itong fleet, o diba? Yung fleet, parang ganun din, o. Kaya lang, dito nyo makikita yung mga riders nyo at ang information ng motor nila. Sila ho gumawa niyan. Paano ho? Simple lang, o. Diba naalala nyo pag sila po ay nag-apply ng rider sa inyong application, rider's application link? Diba meron pong vehicle information? Kung ano po yung nilalagay nila dyan, o diba? Kung ano po yung mga pinaglalagay nila ng information dyan? Okay? Plate number, engine number, chassis number, basta kung ano po yung pinaglalagay nila dyan, automatic, lumalabas ho dito sa fleet. Alright? Lumalabas ho dyan. Okay? So, malinaw ho tayo dyan, ha? So, lahat naka-record. Woo! Grabe! World record tayo. Alas 10 na, oh! Alas 10 pa lang! Nandito na tayo sa dulo, o, diba? Reports. So, ano yung report? Ang report ho, ito ang pinakahuli, pang-anim na main menu, no? Pang-anim na main menu ng Tok-Tok. Okay? So, ito po yung reports. Kaya lang, ito po yung pinakamarami. Yan. Wow! Ang dami! Pero wag ho kayong mag-alala. Bakit? Maniwala kayo sa akin. Sa reports, so, pinapakita. Ito ho, napakasimpleng intindihin. Bakit? Wala na kayong gagawin dito eh. Puro report lang ho to. Kumbaga, ito ang inyong Tok-Tok secretary. Tama? Ito po ang inyong sekretarya na nag-uulat sa inyo kung ano yung mga nangyayari sa negosyo nyo sa Tok-Tok. Tama? We have this one, approved riders GCash account. Okay? Ito, wala na kayong gagawin dito. Actually, riders nyo ang mag-fill up nito. Tapos, Tok-Tok na ho nagpo-proseso. Pinapakita lang ho sa inyo, sino-sino ho yung mga riders nyo at ano po yung mga information ang meron pong GCash account. Tama? Pangalawa, delivery status. O, diba? Ayan. So, dito ho nyo makikita, alright, kung ano po yung naganap, no, sa date na pinili nyo. For example, mula December 23 hanggang January 23, 2021, ito po yung nangyari. Ilan po yung nag-schedule for delivery, ilan po yung item pickup, at ilan po yung mga na-delivered items. That's good. Tama, di ba? So, iba-ibang date, no, for example, December 1 hanggang December 31, iba-ibang date po, iba-ibang status. Ayan po. Alright? Yan. So, makikita nyo, di ba? Mas maganda makita natin mas marami hong item delivered. O, di ba? Ang ganda. Okay? So, next, makikita naman, load sent to rider. Ito, madali lang to. Dito pinapakita, no, kung magkano na po yung total na napadala yung load sa inyong mga rider, magkano po yung nagbayad, at magkano pa po yung hindi pa po bayad. O, di ba? Oh, di ba? Dumaan lang mo si ADR, di ba? Ayan po, ayan yan, di ba? Oh, bilis lang nga, ha? Bilis lang po tayo, sir. O, di ba? Hindi, kasi meron po kami mga nasikaso pang delivery. Ayan, ayan, ayan. Okay. So, ito po, again, dito po sa load sent to rider, pinapakita ho, again, kung ilan na ho yung total na pinadala yung load, ilan na yung nagbayad, at ilan pa ho yung di pa bayad. At saka kung makikita nyo po dito sa transaction table natin, ito po yung mga transaction date, kung kailan po sila nagpa-load, sino-sino po yung nagpa-load, magkano po at ano po yung status. At pag puro green, ibig sabihin yan po yung mga bayad na. Pero pag may blue, yan po yung mga hindi pa ho bayad. O, diba? So, makikita nyo ho. Okay? So, ngayon, balik ho tayo dito. Pick up drop-off point. O, diba? Isang napakagandang tool na ginagamit ng lahat ng delivery service. Okay? So, dito ho, no, eto, bago ko ituloy ito, ha. Diba, minsan, no, pag tayo ay lumalabas, meron tayong nakikita, for example, Jollibee. Naku, ba't ang daming mga naka-Grab or naka-Food Panda sa loob? Or may nakita ka Starbucks, di ba? Ba't ang daming mga delivery riders na nakatambay? Bakit ho? Kasi number one, gustong-gusto ng mga rider na
na kapag nakatambay sila, dumarating na lang yung delivery assignments na malalapit sa kanila. Pangalawa, gusto nila yun kasi bakit? Una, tipid sa gasolina, mas madaling nilang puntahan, mas madaling i-deliver. Tama? And pangatlo, mas marami silang pwede kitain at kayo rin mga operator. So, paano nila nagagawa yun? Magaling ba sila manghula? Hindi. Kasi bakit? Ito po yung tool na ginagamit ng lahat ng operator at dahil operator ka na, meron ka na rin ito. Ang tawag dito, pick-up drop-off point. Dito kasi, pwede mo makita yung mga lugar-lugar kung saan po ang may pinakamaraming concentration ng mga nagpo-book at kung saan po mga lugar na may pinakamarami pong nagdi-deliver. Tama? Yan po yun. Okay? Sample. Dito po, pwede nyo ma-view ngayong araw na to, kahapon, or sa loob ng isang linggo. So example, sa loob ng isang linggo, ang madalas po pala magpa-book, Manila, San Juan, Quezon City, Taguig, Paranaque, at madalas po i-deliver Manila, Pasig, Makati, Paranaque, Caloocan. So ibig sabihin, kung napag-aaralan mo yan, na malakas pala dito sa lugar na to, pwede mong tawagan yung mga riders mo o tumambay kayo dito sa Manila o kaya sa San Juan o kaya sa Quezon City para marami kayong masagap. So, tama, di ba? Okay. Ngayon, yan po yun. Okay? Tsaka dito nyo makikita sa mapa. Right? Yan, oh. So pwede nyo nang tawagan. No? Diba? O tumambay kayo doon kasi maraming delivery na nangyayari. Okay. Riders delivery performance. Dito nyo makikita, no, sa period. Okay, pili tayo. For example, December 1, 2020 ang December 31, 2020. Dito nyo makikita sa loob ng isang buwan ng December kung ilan po yung total na delivery na nangyari, kung ilan po yung total na oras na inabot para ma-deliver lahat yan, kung ilan po yung average time of delivery at kung magkano po yung total delivery fee. At dito nyo makikita kung sino po yung rider nyo na may pinakamabilis at pinakamaraming delivery nangyari. Tama? Alright? So ito po yung ginagamit ng mga operators para bigyan po ng incentive or ng reward yung kanilang mga masisipag na rider. Pwede nyo pong gamitin to para maging basihan kung sino bang rider na bibigyan ko ng isang kabang bigas, sino bang bibigyan ko ng grocery or ng cash or ng cellphone, kayo yung bahala dyan. Dyan yung magagamit yan sa rider's delivery performance. Diba? Next, we have rider loan summary. So dito nyo makikita yung mga transactions kung sino-sino pa ho yung mga rider nyo na may mga hinuhulugat sa inyo. Magkano yung kanilang balanse, no? Kailan po yung start at end of payment nila, magkano yung amount of loan, magkano na yung total na nabayaran nila. Okay? So, dyan yung makikita lahat yan. Right? Sa tinatawag na rider's loan summary. Dito rin, rider's loan, dito nyo makikita kung magkano po yung total na hindi pa ho bayad, yung mga utang na load ng mga rider at kung ilan po silang may utang at kung sino-sino po yung mga hinayupak na bayad-bayad naman tayo dyan. Huli ka, Balbon! O, oh, diba? Dyan yung makikita yan. Okay? Alright, next. Top-up history. So, dito sa top-up history, dito nyo makikita yung transaction nyo naman bilang operator kung kailan kayo at kung magkano po yung mga niloload nyo sa inyong tinatawag na operator wallet. Tama? Right. Next, Tok-Tok Riders. So, kagaya kanina, dito natin, napag-usapan na natin ito kanina. Dito nyo makikita kung ilan po yung total riders nyo, ilan na active, past, pending, at saka lahat ng information. Pati address nila, cellphone number nila, license number nila, username nila, pati status, di ba? Dito mo makikita kung yung rider mo ba sablay sa status o talagang galing, no? Galing ng, sorry, ratings pala. No, sablay sa rating or pasado sa rating o diba dyan po. Okay? Alright, next. Deliveries. O diba? Ito po yung overall deliveries. No? Ito yung pinakita natin kanina. Mula sa date na pinili mo, ilan po yung total na delivery fee at ano-ano po yung mga transactions na mga yan. Gano'ng kalayo, sinong rider, magkano delivery fee, ano yung item na dineliver, ang ilang minuto inabot, diba? Ano po yung delivery ID. So, puro reports lang mula ito. Diba? Income, maganda yan. Okay, dito mo makikita kung magkano yung total ng delivery fees na mga na-deliver at kung magkano po yung income mo bilang operator. Diba? Diyan mo makikita. At saka yung breakdown yan. Kailan po nagpa-book? No? Ano yung delivery ID? Magkano yung delivery fee? Magkano yung kita mo? Diyan po. So, diyan yung makikita yan sa income. Alright? Next, diba? Kung mapapansin nyo, puro report lang. Monthly earnings at yung kita ng operator buwan-buwan. Okay? Kung meron man. Ngayon, huwag ka magagalit
No, kung wala, kung puro zero pa dito, baka wala ka pang kita. Oh. Sir, bakit wala pa akong kita? Tagal-tagal ko na dito ah. May delivery ka ba? Wala. May rider ka ba? Wala. Wala akong kita. Ayaw nga, no? O, di ba? Pero darating araw, grabe, grabe, lalaki yan. Lahat kayo, binabasbasan mo na. Bubuhos yung kita niya. Riders, rejected GCash account. Simple lang ito, report. Wala kayong gagawin dito, report lang to, no? Pinapakita po dito kung sino-sino po yung mga riders niya na nare-reject, no? Pero parang wala naman yata nare-reject. Pero just as well, naka-indicate na rin dyan, okay? Riders, GCash account. Ayan, dito nyo makikita kung sino-sino yung mga riders nyo na nag-apply ng GCash, yung mga meron, yung mga approved, pati po yung mga rejected. Lahat ito makikita nyo dyan. Right? Next, riders, cancellation of orders. Yan, o diba? Dito nyo makikita kung sino po, no, yung mga, ilan po yung mga riders nyo ang nagkaroon ng canceled order at kung sino-sino po yung mga riders nyo na madalas po nakakancelan. Guys, dalawang paraan lang po para makancel ng order. Isa pong hindi sinasadya. When you say hindi sinasadya, ganito ho yan. Kapag ang rider ho, ay kapag ang sender nag-book, no? Tinanggap ng rider. Papunta pa lang yung rider, kinancel ng sender. So yun, cancel yun. Pangalawa, si sender nag-book, tinanggap ng rider, inaccept, pinick up, dineliver, pero yung customer na tatanggap ng package, 30 minutes na, tatlong beses din tinatawagan, hindi sumasagot, cancel ho yun. Tama? Okay. So, yun yung una, hindi sinasadya. Yung sinasadya is ganito. Nag-place ng booking ang customer, ang sender, inaccept ng rider, tinawagan. Hmm. Tinawagan. No? Tinawagan ng ano, ng rider, yung customer. Ma'am, sir, ako po yung nag-accept ng delivery. Papunta na ho ako dyan. I-cancel nyo na lang po. O, di ba? So, ito naman si customer, hindi alam, kinakancel. Ngayon, ang problema, pinick up ni rider. Kasi pag kinancel ng customer, babalik ulit yon sa delivery, no, sa app. So, yung isang rider naman, i-accept, akala niya, okay pa. Pagpunta ng pangalawang rider, nagtaka. Eh, may pumick up na pala, eh, bakit? Ganun? Oh, kasi nga, yung unang rider nandadaya. So, eto po, yung makikita nyo kapag paulit-ulit ho yung pangalan ng rider nyo na lumalabas ho dito na top rider canceled the most, ibig sabihin baka may kalokohan siyang ginagawa. Huwag ho kayo matuwa dyan. Bakit? Yan ho ang modus ng mga ibang rider na magugulang para ho hindi ho sila mabawasan ng load. Diba? Hindi ka ba nagtataka? 100 lang ang load ng rider mo, isang buwan na, hindi pa nagpapaload sa'yo. Bah! Ano nangyari? Nangyari? O diba? Anong kababalagan to? O diba? Hmm. Next. Tok-tok rider locator. Okay, so dito nyo makikita lahat ng rider nyo na active po, no? Pag active po, naka-GPS po sila, ibig sabihin tumatanggap sila ng biyahe, makikita nyo kung saan-saan sila paikot-ikot dito. Alright? Po. Next. Tok-tok rider by the city. So dito nyo makikita, no? Kasi darating ang time, mag-nationwide na tayo. Makikita mo ilan-ilan na ba yung mga riders mo sa ano-ano mga lugar. At saka, di ba, for example, no, meron kang isa sa Batangas, isa sa Ilocos Norte, isa sa Cagayan, no, di ba, Isabela, meron kang 10 sa Baguio, meron kang 20 sa Cebu, sa yun. Ah, grabe yan, darating araw. Makikita mo lahat yan. Right? Okay, next. Last na tayo. Truck rider deliveries. Okay, so dito nyo makikita, no, for example, pili tayo ng rider, si Juan de la Cruz. Okay, yan. So sa date na pinili mo, dito nyo makikita, no, for example, yan, di ba, tok-tok. Kung saan po siya naglalagay nung time na date na pinili mo, di ba? Kasi kunwari may concern, may complaint, di ba? Patatagal daw. So dito mo makikita yan, right? Yan po. Okay? So again, dyan po natatapos ang ating main menu or naka-smile si Madam. Di ba? Hindi ko na po babanggitin. Kasi bakit? Ang bilis! 10:13 lang, tapos na. Alright. Okay. So guys, ganito, no? Again, dyan po natatapos ang ating technical training preview, no? Para sa ating mga operators. Kayo po, no? Again, ulitin ko lang po, no? Napakadali lang po intindihin ng ating portal. A-anim lang po ang ating main menu. We have the dashboard. We have accounts. We have transactions. We have support. We have settings.
We have reports, tama? Para sa mga bago lang ho, no? Hindi ho namin to in-expect na maging ma-memorize nyo kasi hindi ho talaga namin pinapamemorize ito sa inyo. Bakit? Gusto ho namin to kayo maging familiar. Kaya mas maganda ho kung paulit-ulit po natin siyang panonoorin. Tama? So ngayon ho, magsisimula na po tayo sa ating question and answer portion at tatawagin ko na po ang ating assistant director for network development, si AD Rene Aison. Yes! Hello po. Hello. Magandang gabi po sa inyong lahat at happy Valentine's po sa inyong lahat. Okay, so yung iba wala na dito kasi nakikipag-date na sila. Punong-puno po ngayon ang ano? AD. Ang mabulaklak na Valentine's. Yun ah, di ba? Oh, mabulaklak na Valentine's para sa ating mga katoktok. Ayun po. So, anyway, umabot na po tayo sa ating question and answer portion. Pero again, hindi po kayo mag-open ng mic ninyo. Gagamitin po natin yung ating chat box. Pero sa chat box po natin, i-open po namin maya-maya, ay you are allowed to ask two questions only para mabigyan ng chance yung iba. So, kayo po yung mga 138 po dito, no? Or 37. Yes. So, mabigyan po namin kayo ng tigda dalawang questions sa bawat isa. At please, listen well dun sa mga questions na sinasagot kasi kung baka question nyo rin po ito para hindi na maulit. And then huwag nyo pong ulit-ulitin i-chat yung inyong tanong. Minsan lang po pag-send kasi po babasahin naman po namin. Kasi kapag ang ginawa nyo, inulit-ulit nyo pong i-send yung tanong ninyo para lang mag-up siya, hindi po namin babasahin. Okay? Para at least mabigyan ng chance yung iba po ng mga questions. Babasa po. Okay lang po ba yun? I know that you understand po. And yung, kung hindi naman po namin masagot lahat ang mga tanong nyo, we apologize, pero pwede na po naman natin itanong yan ulit sa mga susunod na mga trainings natin. Or you can directly message us sa messenger. Okay? So yung sa Rene Aison. Okay po, na messenger namin. Alright, so open na po natin yung ating chat box. Go. Okay, ayan na. Okay. Alright, right. Galing kay Clark Lapinid. Good evening, Katoktok. Tanong ko lang po na may na-receive po akong text from Toktok na sinend na po nila sa ang credentials or portal sa email ko po. Ang problema, mali po ang naibigay kong email at di ko po mabuksan yun. Ano po kaya ang pwede kong gawin, Katoktok? Okay, unang-una, Clark, bakit mali? Tama, di ba? Kagaya ng in-explain natin kanina, inuulit naman po yung ano, yung pag-type ng email address dyan kapag nagre-register kayo sa operator. Pero it doesn't matter. Ganito na lang po. Alam mo ba kung ano yung tinype mong email sa iyong application form nung nag-register ka bilang operator? Kung alam mo, puntaan, buksan mo na kaagad yung email niya. Pero kung hindi mo alam, wala po kayong ibang gagawin kundi sumulat po dito sa TokTok, no? Dito po sa ating website. Okay, pakita ko lang po, no? Yan, hindi nyo na kailangan tanongin pa kung ano po yung email address natin kasi bakit nasa website lang po yan. I-share ko po ang screen para sa kaalaman ng lahat. Ayan, no? Ito po yung ating website. Punta lang po kayo dito sa Hub Center. Diba, i-click nyo lang itong Hub Center at automatic, ayan, no? Lalagay nyo na lang po dito yung inyong pangalan, email, pati yung concern, no? At babaguhin po yan ang TokTok, okay? Ayan po. Pero it will take some time, Clark, para bago mabago ito. Gawin nyo na po ngayon, okay? Kung alam nyo po kung ano po yung email address nyo na i-type doon, subukan nyo pong buksan. Alright. Catherine Mansanero. Okay, so Jeff, sarili na patulong naman po kami sa concern po ni Ma'am Rina. Wala pa po siyang portal. Ito po concern niya. Wala pa pong portal. Sabi nito, good evening, Katok-tok. Tanong ko lang po, may na-receive po akong... nasagot ko na to kanina eh. O, diba? Ito po, nasagot ko na. Alright. Same din ba to? Parang same lang kay Clark Lapinid ah. Tsaka itong kay Catherine Mansanero. Okay. Same din po yung sagot ko kanina. Sumulat na po kayo sa Tok-tok. Okay. Alright. Nerissa Perez, question. Tungkol po sa COD question ko. Nag-book po ako kanina lang at ang sabi ng rider, through GCash ang payment. Ang sabi niya, kukunin niya muna sa akin yung
ang item at pag na-deliver na at nakuha ang payment ni recipient, ay saka siya pupunta sa minista para ma-cash in sa GCash account po yung pera. Acceptable po ba ito? Sabi ni Rider Eglan. Oo ma'am, kasi po marami po mga rider ang naloloko ng mga bogus na mga buyer or seller. Kasi kung hindi naman tayo bogus, ganun yung talagang patakaran, babayaran mo muna si rider sa GCash. Ngayon, pag si rider ay tumakbo, o di ba, hahabulin po ng tok-tok po. Wala po, walang problema ma'am. Pero para sa kalaman ng lahat, ganun po ang patakaran natin pag COD. Bago po pumunta sa inyo si rider, bayaran nyo na po siya sa kanyang GCash. Alright? Tracy Torres, hindi pa po ba pwedeng i-register ang isang rider applicant ko kung bagong labas pa ang motor niya, certificate? Pwede naman po ma'am. Pwede po, pwede po. Kaya lang yung kung yung ORCR niya to follow, mabilis lang po yan, o diba? Pwede naman po i-register kung certificate pa lang. Pero kailangan kumpleto po yung ibang requirements na gaya ng NBI at saka professional driver's license, o diba? Tsaka kung ano pa yung pwedeng papers dyan, alright? Bukod sa, meron pa binibigay yan bukod sa certificate of ownership, ma'am. Okay? Pero pwede po. Sir Jeff S.J. Lito, Sir Jeff, ano kaya problema ng rider link ko? Kasi palagi nag-i-error mga applicant ko kaya hindi na makaproceed. Ano po yung error, Sir Lito? Field ba or ID or license already taken? No? Marami pong, pag already taken po yung lumalabas, ibig sabihin yung mga rider applicant yung nag-apply na po yan. May operator na yan. Pero pag field error lang ho, baka sa internet po nila, o kaya kailangan nilang i-turn off yung auto-fill sa kanilang browser. Pero other than that, walang problema. And make sure dito, rider application link ang pinapadala natin ha, kasi yung iba, personal delivery link ang pinapadala. Nako, mali. Sir Jeff, isa pa, iwasan po nilang gumamit ng mga China phone. Okay. Yung mga bagong lumalabas ng China po para sa pag-a-apply po ng kanilang mga riders, kasi ito po minsan hindi compatible po sa ating system kasi nga may bago po silang OS or operating system ng mga China po. Sa kanila lang po yun, kaya hindi sila minsan compatible sa mga programs natin. Kaya mas maganda po yung mga regular na Android phone ang gamitin or laptop po ang gamitin lang pang register. Ay kung gusto nyo pong i-assist yung inyong mga applicants, pwede i-submit po sa inyo yung mga documents and then kayo po mag-click at meron pa yung laptop. Yeah. So isang paraan din po. Ang ganda ng kagaya ni Sherwin dito. Sherwin E, sabi niya, using a cell phone to register as a TokTok rider, can we request concerned party to just display the TokTok rider registration form without the need to click addition option? Okay. I agree with you, Sherwin. No? Kaya lagi natin tinuturo na sasabihan nyo ang inyong rider applicant, napapadala nyo sila ng link, at kapag kinlik ito, make sure, di ba, kagaya ng i-explain natin kanina, nandun po yung pangalan nyo, at i-click lang po nila yung become a TokTok rider. Kahit ano naman yung i-click nila doon, okay lang eh, kasi pag bumalik sila ulit sa Become a TokTok Rider, application form naman yun eh. Pero make sure na lumalabas po yung pangalan nyo doon ha. Ang problema kasi Sherwin, a lot of operators are sending the wrong link. Imbis na rider application link, ang sinisend nila, personal delivery link po ang sinisend. Kaya po nalilito, no? Kasi parehas lang eh, pag kinlik mo, parehas website lalabas eh. Pero pagkakaiba lang, ang personal delivery link po is yung diretso yung sa company, pero dapat rider's application link, okay? Yeah, pero huwag kayong mag-alala, no? Ngayon, ni-request na po namin na kapag kinlik ni rider's application link, dapat registration form lang po para sa rider. Wala na akong ibang lalabas. At saka kapag kinlik yung personal delivery link, no, ito yung mga sinadjust namin at ni-request na namin, ha? Pag kinlik naman yung personal delivery link, wala nang ibang pipindutin doon kung hindi book a delivery. Yun lang ho. Para hindi na ako maligaw-ligaw yung ating mga applicants. Okay? Czechoslovakia, three more. Uy! Si Czechoslovakia, how are you? Happy Valentine's, no? Czechoslovakia.
Hi sir, ask ko lang po about sa top up kung okay lang ibang bank account ang magbabayad. Ibang bank account ang magbabayad. Pwede naman, wait. Kailangan kasi yung operator yung magpa-process eh. O diba? Kasi kung ibang bank account yung magbabayad, paano niya ho mapaprocess? Unless na over-the-counter ho to. Tama, diba? Okay. Ngayon, ang gawin mo na lang, malamang baka na sa ibang bansa ka, Czechoslovakia, no? Ang gawin mo na lang, kausapin mo na lang yung kapamilya mo or kapatid mo ang nasa Pilipinas, if ever, sila na lang mag-manage ng yung operator account. Ang gawin mo, kapag nasa ibang bansa kayo, kayo na lang magpopondo. O diba? Ang papadala ng batong. Ayan. Okay. Tricia, paano po magpapaload si operator? Sorry po late ako pumasok. Hello, operator. Ako, ano, Tricia. Paano magpapaload si operator? Simple lang. Top upload po yan, ma'am. Tama? Pumunta po kayo sa itong mabilis ang crash course lang ko. Ayan, ano ba yan? Tuloy. Tricia, para sa'yo. Okay, bumagsan ko itong aking pumunta lang po kayo dito sa inyong portal. Okay, mag-login mo tayo. Diba? Ayan, pumunta lang ako sa transaction, click nyo lang yung top upload. Ayan po. Tapos i-click nyo po itong reload. Ayan kung magkano, 5,000. Tapos, ayan, remarks, load. Okay, yun lang po. Tapos click nyo reload. At automatic, magbabayad na okay sa PayPal. Ayan po. Diba, ma'am? Para sa mas makompletong proseso po, Tricia, we advise you to attend, no? Lahat po kayo, huwag kayong malilate, no? 8:30, complete week mo natin. Kasi yung mga tanong natin ganito, nasasagot na po talaga para sa ating ulitin. Okay? Monday is through Saturday. Pasensya na po, gusto ko sana ulitin, no? Yung proseso, kaya lang medyo po, may steep na po si ABG. Hirap na hirap po lumingon. O, diba? Ayan, okay. Okay, DT Genevieve Galvez. Pani-record pa ang loan ni rider, ma-alarm o makaka-receive po ba yung rider ng notification on the due date? Wala ho. Wala ho. Genevieve Galvez, yung records na yan na nilalago natin, yung dinidemo natin, is records nyo lang po. Kaya nga importante meron kayong kasunduan at kasulatan ni rider kung tuwing kailan siya magbabayad. Tama, di ba? Kayo po mismo magre-remind sa kanya if you want, alright? Pero kung may kasunduan naman, dapat nasa utak na ko ni Ryder yung food. Ako, due date na pala next week. Dapat hindi ko makalimutan magbayad, okay? So again, wala akong notification na matatanggap si Ryder. Sa inyo lang huwag yung records lang niyo yan, okay? Alright. Repeating question. Okay. Lenny Liaga. So, maganda question to, ADR. Ah. Good evening, Katoktok. Paano po pag nagkamali ka ng amount na naiload sa rider? May way po ba ito ma-retrieve? Amount? Wala na pong way ito ma-retrieve. Kaya nga po, Lenny, wala pong dahilan para tayo ay magkamali. Bakit? Tinuturo natin yan. Diba? It nire-remind natin paulit-ulit sa ating technical training preview na bago kayo mag-proceed, double check po, especially yung amount at saka yung rider na padadala. Wala po. E di, yung gawin na lang ni rider, ibayaran na lang po niya. Total, wala namang expiration yung load na yun, di ba? Murfin Masungkad, good evening, Katoktok. Tanong ko lang po, kung may Toktok operation sa Davao po, pwede na po kayong, if you want, pwede na kayo mag-advance na mag-recruit ng rider at mas lalong mag-advance na mag-recruit ng mga delivery partners or merchant. Tama, di ba? Pero hindi pa ho official. Wala pa hong announcement yung ating higher management sa Tokto kung kailan po tayo maglo-launch sa Visayas and Mindanao. Pero as of now, yung iba kasi ang ginagawa nila, nagre-recruit na ng riders at kumakausap na ng maraming mga merchant. Para pag nag-launch na sila, marami na hong mga riders din at mga merchants na nagpapadeliver at pati mga customer. Right? Okay. Fulgencio Montilla. Sir, bakit po yung ibang operator nag-accept po sila ng non-pro? Meron kasi ako nabasa ng comment ng rider na yung ibang operator tumatanggap ng non-pro. Ay nako, baliw yung operator na yan.
Huwag ko kayong maiinggit. Tama, di ba? Kapag sila po yung tumatanggap ng non-pro, di ba? Paulit-ulit po yung sinasabi na dapat po professional driver's license. No? Nasa sa operator ho yan, nasa sa inyo ho yan. Kung gusto nyong kunin yung risk, no? Yung pagtanggap ng non-pro. Kasi bakit? Ito lang po sabihin sa inyo, ha? Pwede naman po talaga kayo tumanggap ng non-pro. Kaya lang, pag sila ho ay na-checkpoint at nahuli at na lamang sila ay delivery rider, nakaw! Baka sila ho ay matikitan. Okay? Yung ibang operator naman ginagawa, pansamantala, tinatanggap nilang non-pro, tapos yung mga araw na nagtitraining sila, doon na ho nila inaasikaso. Sa akin lang po, guys, no? Sabihin nyo sa mga rider nyo na gusto mag-apply, na non-pro sila, asikasuhin na nila kaagad. Mga tamad lang ho yan eh. Bakit? Yung barkada ko ho, ulitin ko ho ha, umaga ho non-pro ang lisensya. Pagdating ho ng tanghali, professional na ho. Bakit? Umaga pa lang inasikaso na sa LTO. Mabilis lang naman ho yung change status ng lisensya. Tama? Lumulusot lang ko, eh alam mo naman tayo mga Pinoy. Kumakalusot, makakalusot po. Kaya, huwag ka mag-alala. Full hands yung mangkila, di ba? Doon tayo sa tama. Ulitin ko ha, mas kayo, bahala ako kayo kung gusto nyo tanggapin, pero sa akin lang ho, mas maganda ho kung professional ho para iwas abala pag ito'y bumya. Okay? Ayan po. Carmencita Salmorin, Sir, ask ko lang po, pa-change po ako ng number ni Ryan. Ano, ano, ano? Sir, ask ko lang po, nagpa-change po ako ng number ni Ryder. Po, nag-send po ako ng email sa HealthTalkTalk. Oy, ma'am, bakit po magpapa-change ng number? Hindi po basta-basta po pa-change ng number, ma'am. Kamisita. O, diba? Ano po ang dahilan? Bakit po nagpapa-change? O, diba? Kasi pag napag-alaman po ang driver's license niya at ang ibang requirements ay already taken na po. Hindi po basta-basta pinapa-change. Okay? Kaya sulat lang po kayo sa TokTok Health at TokTok po, di ba? Antayin niyo lang po, ma'am, na mabalikan po kayo. Okay. Ephedrine Bartolome YM, pa-health naman po. Ano yun? Anong klaseng tulong? Ephedrine Bartolome YM. Dapat po, sinulat mo na rin dito yung tulong. O, di ba? Para hindi na po lumaktaw. O, di ba? Joanne Calderon. Hi, Joanne! Good eve, sir. Ask ko lang, pwede po mabawi from TokTok to transfer mo sa portal ko. Oy, pwede naman ma'am, kapag yung rider nyo po ay dumiretso sa TokTok, pwede naman po talaga ilipat. Ito lang guys, sabihin sa inyo ha. Wala akong effort kapag ang rider ay accidenting napunta sa TokTok at inilipat po sa inyo. Mabilis lang po yan. Minuto lang po yan. Kaya lang kailangan yung sumulat muna sa TokTok. Tama di ba? Para ma-process nila pa. Okay? Pero Joanne, kapag ang rider mo ay yung gusto mong ipa-transfer ay nalaman namin na meron na pala sa existing operator, 30 days po. At kung ito po ay a-approvehan pa sa operations ng TokTok. Okay? Kasi hindi po basta-basta pwede lumipat ang mga rider. Okay, Marlon Hufana. Uy, listen, magandang tanong to ni Marlon. Allowed po ba ang tricycle pang-deliver sa mga provinces? Yes. As per TokTok higher management, basta probinsya po, when I say provinsya, when I say province, labas ng NCR, ha? Labas ng Metro Manila, ha? Yan yung mga Bulacan, o diba, Cavite, yan. Basta probinsya po, pwede pinapayagan po natin kahit tricycle. Okay, ulitin ko ha, kahit tricycle ho, pinapayagan po natin sa probinsya. Okay, ayan po. Pero kailangan nilang magkaroon ng insulated bank ng TokTok. Right? Ayan po. Alinaw yan, ha? So, Marlon, kung paano good news yan, pwede ho ang tricycle sa probinsya. Okay? Roma Rose Fonseca. Boss, sana po pwedeng gamitin yung email address sa pag-register sa TokTok operator at the same time sa TokTok customer app. O, diba? Pwede naman po, ma'am. Pwede naman po, mauna muna dapat yung sa operator. O, diba? And pangalawa ho, after nyo pong mag-register as operator, doon na po tayo mag-download. Pero huwag po kayong mag-alala. Kasi minsan marami tayong mga kabeshi
na unang nagda-download ng app, tapos mayat maya pag nalaman nila yung TokTok, aba maganda pala maging operator, ako, diba? So doon nagkakaroon problema. Huwag kayong mag-alala, ito po ay ini-address na namin sa mga developer na sana po na pwede ho yung same email kahit na una mag-download ng app, dapat wala akong kaso yan, okay? So abangan ho natin, Roma, ang ganda ng, buti ni-remind mo ako dito, diba? Pero I want you to know na 1 month ago ni sinuggest na ho namin yan sa mga developer. And we are positive and we are hoping na ito po ay ma-action ng kagad, okay? This is good para maiwasan na yung email address already taken. Portugal Noel, kung multiple TokTok accounts ko ako, pwede ba po bang one email ang gamitin ng lahat? Hindi po, sir. Diba? Kaya nga nilalakad doon namin dito sa TokTok na pwede na pong gamitin yung mga multiple accounts sa isang email kahit nag-download ka pa na. Diba? Huwag ka mag-alala, Noel. Ano, i-follow up namin to, no? Na-request na namin to. Same kay ni Roma Rose ng concern. Aha. Catherine Manzanero. Opo, finalo up lang po, sir. Salamat po, Sir Jeff Seven. Salamat din, Catherine. Okay, tama, Roma. Okay. Next. Yeah. Oh, same question pa rin, no? May operations na ba sa data? Mark Hernandez. Good evening, Katoktok. Thank you for your time to train us person. Wait, guys, makinig kayo. Maganda tong ano ni Mark. Good evening, Katoktok. Thank you for your time to train us first and foremost. Question po, regarding po sa mga permits, are we to get any LGU business permit? Hindi na po kailangan ng permit, Mark. No permits necessary. Kasi bakit? Online naman po to. Alright? Can we have a list or where can we can get the list? May nabasa po ata ako regarding permits in terms of agreement. Yung permits po in terms of agreement na sinasabi is kapag nag-i-income ka na ng more than 250,000, diba, per year, diba, kailangan mo ipa-register sa government agency yung or sa DTI, no? BIR ba DTI? No? DTI, no? Ang iyong negosyo. Kasi kahit online. Pero pag wala naman, okay pa. Hindi naman kailangan ng permit dito. Kahit yung mga rider, hindi kailangan kumuha ng permit. Okay? Yan. Annabel Talatagod. No? Talatagod. Hi sir, ask ko lang po. Sana. As a TokTok operator, syempre, cargo namin yung mga riders namin. Hindi na hindi sa nagpe-pray ako na mangyari. Pero I'm just thinking of the possibilities. Knowing that our riders are exposed outside. Example, if some accident happen, wag naman sana. Are we solely as operator? Okay. Wala ho kayong pananagutan dyan, Annabel Talatagod. Okay. Wala ho kayong pananagutan. God forbid. O, para sa lahat, ha. Kapag si rider ay wag naman sana ay na-accidente, hindi ho ito obligasyon ng operator na ipagamot si rider. Hindi ho. Hindi. Okay? Hindi. Ang tulong na pwede niyong gawin is kuhanan ho sila ng accidental insurance. Tama? Ngayon, sandali, nandito pa yung accidental insurance. Okay. Kuhanan niyo sila ng accidental insurance na tinatawag. Diba? Yan ang tulong na pwede niyong ibigay. Alright? Ito ho, accidental insurance. So, screenshot na ho. Okay? Ngayon, tawagan niyo ho itong contact persons natin. Ito ay under sa Metropolitan Insurance Company. No, incorporated, si Arquides Rebocopio. Dalawang package ho ang in-offer niya. Package 1, 100 pesos. Package 2, 200. Ano yan? 100 pesos per rider per year. 100 piso kada rider, kada taon ang bayad ng operator. Or kung gusto niyo doblein yung kanyang coverage, gawin niyo 200 pesos per rider per year. Diba? So tatawagan niyo sila. Screenshot. Okay, sige na, picturean niyo na. Screenshot, ayan. Next naman ho, itong si Prudential Guarantee Insurance. So, di ba, si Ma'am Amor, line na Prudential Guarantee po. Ayan ho. Ito po, no, picture and screenshot. Ayan ho, di ba, as low as 66 pesos per year per rider hanggang 194 pesos per year per rider. So, di ba, ayan po yung kanilang benefits na kinocover ng Prudential. Ang maganda dito sa Prudential,
meron din siyang ano, hospital income allowance of 500 pesos per day, maximum of 10 days kapag si rider na naka-insure ay naaksidente or may sakit at na-hospital, maximum of 10 days. Okay, picture nyo lang po. Okay? So, ang gagawin nyo ho, di ba, kayo ho ang kukuha ng insurance, kami, si Tok Tok po ang nagre-recommend, tawagan nyo po itong mga contact persons natin Mondays through Saturday. Alright? 10 o'clock in the morning hanggang 4 p.m. Ayan po, magpakilala kayo, taga-Tok Tok kayo. At ito pong mga presyo na binibigay nila sa atin, this is specifically for Tok Tok lang po. Ayan. Yan yung pwede natin maitulong. Again, hindi ho obligasyon ng operator kumuha ng insurance. Ito po ay voluntary. Pero dahil delikado ho magmotor, ito na ho yung pwede natin iregalo sa ating mga rider. Ha? At saka hindi ho obligasyon ni operator na sagutin ang gastusin sa ospital. Hindi ho. Kung kayo po ay naawa sa ating mga rider na masisipag naman, o diba, at kuhanan nyo sila ng insurance. O diba? Pero kung gusto nyo pa po sila tulungan, eh, nasa sa inyo na ho yan. O diba? Kung tutulong pa ho kayo sa ibang gastusin, eh, nasa sa inyo na ho yan. Alright? Pero hindi po ito mandatory. Okay? Malinaw po, Annabelle? Ayan. Alright? Ano to? Marvin. Si Marvin may advance na tanong. Sir, tanong ko lang po, pag nagpa-deliver ako ng food, ang amount ng food ay 300 plus. Ang service charge ay 200 plus. Now, yung na-deliver na yung amount ng delivery charge ay nagbago ng 100 plus na lang. Wala pa po tayong ganito, Marvin. Wala. So, ang pinag-uusapan lang po natin dito is yung delivery. Ayan po. Wala pa po tayo. Pero huwag kayong mag-alala, once na magkaroon na tayo ng Tok Tok Food na tinatawag, syempre, i-orient namin kayo kung paano. Diba? Czechoslovakia, Trimor, bakit po ganun, sir, yung about sa ID ng rider is already taken? Daw po, pero pag-check ko po, portal po, okay naman na. Ano pong klaseng ID ni rider? Czechoslovakia. O, diba? Ano pong klase? Driver's license po ba yun? Okay, basta pag already taken, ibig sabihin nag-apply na po yan. Or meron na po siyang existing na operator. Okay? Ayan, alright. Fulgencio Montilla, sir, pwede pa pagbigyan yung mga non-pro makapag-apply? Fulgencio, nasa sa'yo yan kung papayagan mo. Pero hindi ho kami nagkulang ng paalala. Kung pagbibigyan nyo yung mga non-pro, make sure na actionan din nila, asikasuhin na nila kaagad yung pagiging professional license nila. Okay, huwag yung, oh, pinayagan tayo mag non-pro, di ba? Wala nang ginawa. Naghintay na lang, bumibiyahe na lang. Dapat gamitin din nila yung time na yun para asikasuhin na sa LTO yung kanilang pagiging professional driver's status. So, di ba? Nasa sa inyo yan. Pero ang stano namin dito, ulitin ko ha, hindi ho namin nire-recommend, pero nasa sa operator po kung a-approvehan nyo bilang non-pro. Pero ang stand ni Tok Tok is dapat professional driver's license status po yung mga yan para maiwasan po yung abala kapag nahuli sila sa kalsada. Diba? In other words, approvehan nyo sila ng non-pro, pero gamitin nila yung mga ilang araw para maiba ang status, no? As ikasuhin na nila sa LTO. Mabilis lang yan. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming tama. Yan yung mga katwiran ng mga rider. Diba? Kung makakalusot, makakalusot. O, diba? Ayan, ano. Oh, naku, pa-help. Ito yung pa-help daw ni Ephedrine Bartolome. Good evening po, pa-help po kasi po yung Tok Tok portal ko o ID po nag-generate yung star rider list po. Last Thursday pa po nag-register. May natanggap na din. Sir, madali lang po yung Ephedrine Bartolome.
okay? Ang hindi lumalabas yung mga rider mo kasi you have to change the date range. Tama? Okay, ganito gawin natin, ha? O, nandiyan ka ngayon. Alright? Yeah, wait lang po. Okay, ganito, ha? Punta sa portal mo. Okay, the portal, di ba? Accounts, di ba? Dito tayo pupunta para ma-check natin yung mga rider. Click mo itong Tok Tok Rider, di ba? Ayan, okay. So, ngayon, itong una natin gagawin, ha? Okay, i-annotate ko lang. Okay. Ayan, ayan, ayan. Ang una nyong gagawin, mga katok-tok, ito ho. Babaguhin nyo yan. Tama? Babaguhin nyo yan, di ba? Okay. Gagawin nyo, punta ko kayo sa December 1, 2020, hanggang present date. Ano ba ngayon? February 13, 2021. Tama? So, yan yung una nyong gagawin. Yung pangalawa nyong gagawin, pipindutin nyo ho yung search. Ano yung search? Ito ho. Yan! Alright? Yan yung pangalawa nyong gagawin. Pipindutin nyo yung search. Okay? Pag pinindut nyo yung search, yan may ilaw, di ba? Okay, pindutin nyo yan. Okay? Yan. Pang! Yan, lalabas na yan. Ito na yung mga records, yung mga rider nyo nawawala. Nandyan ako. Alright? So, yun po yun. Kailangan nyo palitan yung date range. Alright? So, Ephedrine Bartolome, sana try mo ngayon. Try mo ngayon, okay? Okay, try mo ngayon, okay? Lalabas po yan. Okay, lalabas ho. Okay, malinaw ha? Lalo na sa mga kasama natin mga operators na nagkaroon po ng dilema ng nawala yung mga riders. Oh, yun na. Uh-huh. Roderick Balse, sir, as per rider ko, na-accept na niya ang booking. Then, tumawag siya sa sender. Meron na daw dumating ng ibang rider. Oo, wala, unang-una sa lahat, wala akong double booking na tinatawag si sender. Tama? Kung ano lang po yung nakikita ng rider at inaccept, yun lang po yun. Dito sa situation na to, Roderick, ito explain po kung nangyari ha. Yung rider mo ang nakapag-accept. Tama? Kaya nga niya nakita yung cellphone number ni customer eh. Kasi inaccept niya eh. Pero nung tinawagan niya si customer, ma'am, papunta na ako, anong sabi ni customer? O diba, meron na daw dumating na ibang rider. Ako, ano nangyari yun? Kasi ganito po, yan po yung gawain ng mga nandadaya ng mga rider. Bakit? Pag nag-book si customer o si sender, lalabas yan, diba? So lahat ng malapit no sa 5 kilometer radius, makikita yan ng mga rider. Pak. Kung ano yung nakikita mo, yun din ang nakikita ko. Tama? Ngayon, ang malupit, yung ibang rider hindi na-accept. Hindi. Nandun yung address, nababasa nila yung address, pinupuntahan nila. Ibig sabihin, inuunahan. Diba? So again, yan huwag yung unang pagdaraya. Pangalawa, dapat maintindihan ng mga kaibigan natin, ng mga customer. Dapat, i-check nila kung sino ho yung rider na nag-accept ng booking. Huwag ho sila basta-basta pupunta doon. Ah, sorry. Huwag ho sila basta-basta maniniwala o ibibigay nila yung package sa isang rider na nagpakilala lang ng tok-tok. Kasi karamihan ho nang gumagawa ng ganun. Hindi lang ho dito sa atin, ha? Maski sa iba, maski sa Grab, maski sa Lalamove, o diba? Kapag may mga ganyang rider na bigla na lang sumisingit, at nagpakilala na ako po yung kukuha ng package niya. Ako'y taga-tok-tok o taga-grab. Malamang sa alamang itatakbo na lang nila yung package at hindi na sila makikita. Diba? Kaya yun po yung nangyari, Roderick. Wala ho tayong tinatawag na double booking na sinasabi. Okay? So, yan yung problema ng lahat ng delivery service. Pero huwag kang mag-alala, Roderick. No? Ginagawan ho ng paraan ng tok-tok para ho may address itong issue na to na nakikita ho ng ibang rider at inuunahan ka agad sa bahay ng boss. Diba? Diba? Ronald De Guzman, sir, paano po ako magpaload sa operator wallet at paano ko po siya babayaran? Ronald, no, pumunta ka lang sa iyong tinatawag na portal. Okay, go to transaction. Ayan to, share ko lang, mabilis. Ito, transaction. Okay. Tapos, click mo itong top upload. Yan.
click mo yung reload, lagay mo lang yung value ng gusto mo, may 5,000, 10,000, yan o, di ba? Lagay mo remarks, load, at i-click mo lang itong reload, yan o. Dito ko magbabayad sa PayPanda, okay? Ngayon, kung gusto niyo malaman yung kompletong proseso niyan, no, I advise everyone to attend the training on time, no, 8:30 ho. No, kasi pasensya na, Ronald, medyo mahabang proseso kasi yan kung uulitin natin. Baka maubos yung oras sa pag-inulit natin. Eh, kawawa naman yung ibang madadaanan sana natin ng tanong. Diba, limited na nga yung oras natin sa pag-entertain ng tanong. Diba, yan. Kaya, now, if you have time on Monday, you know, 8:30 ho, ah, 8:30, kompletuhin mo natin. Okay? Ayan. 8:30 PM. Ayan. AD, no? Para sa'yo rin to. AD rin eh. Michael Malazarte Mendoza. Question po, saan po ba pwedeng i-download yung TokTok ID ni Ryder? Ayan, okay. O, pagdating naman ho. AD, okay lang? Sabihin sa kanila? Okay. Sa mga... Alright. Sa mga... Ito yung TokTok ID ni Ryder. Tama, di ba? Ayan, ho. No? Ang sukat ho nito... Okay. Ito ho. Ayan. Yung haba na yan, sukat po niyan is 3 inches. Okay? At ito naman ho, yung pababa, yan, di ba, pasmado. 4 inches, di ba? So, 3 by 4. Okay? 3 by 4. Okay? Okay, 4 by 3. Yan ho yung sukat ng ID natin. Okay? Tapos itong, itong picture na ito, 1 by 1 ho yan. Okay? So, ang gagawin nyo lang ho sa mga nagre-request po ng ID ng rider, i-sendan nyo lang ho ng PM si AD Rene Ison. No? Hanapin nyo po sa messenger, Rene Ison. O diba, spelling ng Ison is A-Y-S-O-N. O diba, Ison. Ngayon, ang i-message nyo siya, Sir, ID please. Yun lang ho ha. So, pag nakita ni... AD Rene Ison yun. Sir, ID please, padadalan ho kayo ng ID ng rider. I-send nyo ito sa kanya, si rider mag-field up, si rider maglalagay ng kanyang mukha, di ba? Si rider magpapalaminate. Alright? Okay, pwede ba yon? Pwede ba yon? Marvin? Ay, sorry. Michael, o di ba? Okay. Sir, sabi ni Marvin, magandang tanong din to. Sir, tanong ko lang din po. Same deliver driver po, pero iba motor ang ginamit na hindi naka-registered sa account. Pwede ba? Hindi pwede. Okay? Ngayon ko sa TokTok, okay lang yan. Pero kaya namin tinuturo sa inyo kung paano po i-register at kung kanino po naka-assign yung motor na ginagamit ni rider para hindi rin po kayo malito as an operator. Tama, di ba? Para protection nyo rin po yan. Di ba? Kasi baka itakbo, no? Itakbo ng rider. Yung motor, mahirap na. Diba? Para rin po sa inyo. Okay? Okay. Sabi ni Mary Rose, after this training, what is the next and where can we get the links? Okay. Ito po ah. Ang susunod po ng training, Mary Rose, is yung tinatawag nating technical training, validation, and approval session. Okay, pakita ko lang po. Okay. Ayan, wait lang po ha. Pakita ko lang po sa inyo. Technical training, validation, and approval session. Aha. Ayan, yan, yan. Ito po, ma'am. Ayan po. Ayan po. Alright. Ito po ang gagawin nyo. Attend po kayo dito. This is every Monday through Saturday. Ayan po, tatlo pong session. Pwede kayo mamili kung saan po kayo free. O, diba? 10 o'clock in the morning hanggang 12 noon. O kaya 1 o'clock in the afternoon hanggang 3 in the afternoon or 4 to 6. Kuha ko po sa inyo, screenshot nyo na, no? Ayan ho, no? Kopyahin nyo yung meeting ID ng Zoom at saka yung passcode o yung password. Dalawa ho yung link, so, di ba? Ayan, kayo po mamili, okay? Okay, I suggest kailangan pumasok ko kayo dyan 5 minutes before the time. Kasi pag nagsimula na ho, hindi na ho sila nagpapapasok. So, screenshot na ho, screenshot. O, di ba? Ayan, okay, para hindi malimutan at saka hindi na magsulat. Okay? Ayan po, no?
Marlene, if na-hold po ang account ng driver dahil po sa multiple cancellations, sino po ang mag-reactivate ng rider account? How many days po para ma-reactivate ulit? Ini-hold po ng Tok-Tok yung account ng rider sa system po yan pagkatapos ng 5 consecutive na cancellation. Kasi hindi po magandang ugali ang pagka-cancel po ng mga deliveries. Tama di ba, ma'am? Kasi ito po ay nagdudulot ng sama ng loob at init ng ulo sa mga ibang rider. Imagine mo, inaccept mo, tapos hindi mo rin itutuloy, ika-cancel mo din. Kawawa naman yung mga ibang rider na malapit sana papunta doon. Tama, di ba? Inagawad mo pa. Yan. Okay, so ito po ay lesson. Tsaka ito na rin po ay hakbang ng tokto kasi karamihan din po na nagka-cancel ay gumagawa ng mga kuspokusan. O, di ba? Dito sa ating delivery system. Ibig sabihin ng daraya po. Ngayon, pag unang cancel, pag nabungo siya doon po sa account niya, meron po nakasulat doon, reactivate. Ayan, di ba? Alright. So, i-click lang po niya reactivate at pwede na siya bumiyak. Pero pag naulit na naman to, no? Na-block ulit siya, wala nang reactivate, kailangan po niyang tumawag sa Tok-Tok. Okay? Para po ipa-reactivate ng Tok-Tok yung kanyang account. Okay? So, they have it. Same question din kay Efe Drin Bartolome na hindi niya makita yung kanyang mga rider. Mark Fernandez, question po, kung magkano na po ba ni-request ni load ni rider kay operator, yun din po ang darating sa kanya o may bawas? Yes, yun din ang darating. Wala akong bawas yun. Pag bumiyahin na siya, dun palang mababawasan. Yan po. Okay. Evelyn Folosco, pwede po ba mag-top-upload from JC Wallet where meron na naman due to refer? Yes, ma'am, pwede po. In-explain po natin yung kanina as early as 8:30 po. No? Pwede ho. Mas maganda nga pag JC Wallet eh. Kasi real time. No? Minuto lang, pasok agad, ma'am. Pasok sa banga. Bang! O, di ba? Uy! Marinil Begso. Sir, saan po ako kukuha ng insurance? Yan po yung shinare natin kanina. No, yung insurance, no, sana po ma'am na picturean niyo po. All right. And I believe Marinil. Okay, sorry. Marinil Begso, no. I believe na picturean niyo na ho kanina yung Prudential Assurance at saka yung Metropolitan Insurance. Okay? Tawagin niyo po sila sa Monday 10 o'clock po. Okay? Huwag niyo i-text ha, tawagin niyo po. Okay? Yan. Romel Medinilla, sir, you mentioned na mga operators eh makaka-receive ng email na umattend sila ng technical training. Paano nyo malalaman na umattend ang isang operator? Dito po. No, kaya nga sinasabi namin, i-change nyo po yung pangalan nyo into ID number at saka surname and first name. Lahat lang ho nang sumusunod sa ganun na pinapalitan talaga nila yung kanilang name dito sa Zoom ng ID number, surname, tsaka first name, yun lang po ang chinecheck ng mga Tok-Tok operations for the attendance. Lahat na nga hindi sumunod. Tama, di ba? Alright? Kagaya ni Maricar. Ay, biro lang Maricar, ha? Operator na ho yan, approved na ho si Maricar. Kaya lusot na ho yan. Yan sinasabi ko. Maricar, pasensya ka na, ha? Example lang kita. Okay. Alright. So, kagaya nito, tignan niyo yung pangalan ni Maricar, di ba? Kompleto, di ba? Maricar Marquez, di ba? So, hindi siya naka-format ng Maricar Marquez Manibo. Hindi siya naka-format ng ID number, tapos yung surname niya at pangalan niya. So, hindi madidetect yun. Lahat lang ng mga may format na ID number, first name, tsaka last name. Okay, ID number, last name, and first name. Yun lang po ang chine-check natin. Yun yung attendance natin, Romel Medinilla. Kaya yung iba ho, kaya hindi pa ho na-aprubahan kasi hindi pa ho na-check or malamang umaattend ng technical training. Kaya lang, mali, hindi ho sumusunod sa format kaya hindi ho na-detect yung kanilang attendance. Okay? Ayan. Okay. Okay. DT Jenny B. Galvez, second suggestion, sana po maayos na po yung sa pag-pin ng address ng sender
at recipient kasi sa map natin hindi po lahat na nakikita o mahirap makita ang o iba yung lumalabas specifically. Yun po bang si Kleiner? Dalas din pati si Ryder na nilipo. Okay. Yes. Google Map yung gamit natin, Genevieve Galvez. Yun po yung malaking advantage ko kung sasabihin ni client or ni sender at saka ni recipient kung ano po yung exact landmark. Kasi sa landmark po natin pinipin. Madalas po talaga, hindi, lalo na pag mga subdivision, hindi mo talaga makita yung mga kalsada, di ba? Yung street kung saan to. Alright? Google Map tayo, ha? Hindi tayo Waze. Ha? Kaya landmark ang importante. Kasi dun sa landmark, okay, sikat na landmark, dun ho natin pinipin para mabilis sumahanap. Ayan ho. O, diba? Sana makatulong po, Ma'am Genevieve. Okay? Kasi yun yung ginagawa namin. Landmark. Kaya importante ho yung landmark. Okay? Mm-hmm. Alright. Guys, ano ha? A repeating questions na to. And we have to, ano? Okay. Gracie Torres. So, kung pwede tricycle sa probinsya, pwede po bang police clearance na lang? Anyway, sa probinsya, halos magkakakilala na lahat. Gracie, saka pa, ha? So, ibig sabihin, pag pinayagan tricycle, pwede na rin yung ano, police clearance. Ang ako talaga. Hindi ho ganun, ma'am. Alright? Iba naman ho yan. Hindi porkit probinsya, payagan na rin ho natin kahit police. Ma'am, ulitin ko ho, ah. Meron na ho tayong mangilang-ilang kaso. O para lang sa kaalaman ng lahat, ha? Huwag niyo kasi mamalitin ng NBI clearance. Meron na ho tayong mangilang-ilang kaso dito sa Tok-Tok mismo. No? Na mga rider na itinakbo ho yung mga item at hindi na ho makontakt. Ngayon, hindi ko na ho babanggitin kung sino at kung sino operator, ha? Yung isang rider ho, no? Itinakbo ho yung isang pakete, yung package. Siyempre, unang hahabulin ng tok-tok dyan, yung operator eh. Tama, kasi yung customer magre-reklamo sa tok-tok eh. O, sino hahabulin ng tok-tok? Siyempre, operator. Alam mo ano sagot, Ma'am Gracie? Ang sagot ng operator ba? Hindi ko naman personally kilala yung rider niya, pakialam ko sa kanya. O, di ba? So, dun pa lang, wala na. Ngayon, siyempre, pag ganun, si tok-tok na yung kikilos. In-investigate namin, no? Alam mo, we found out here at tok-tok na itong rider pala na tumakbo, meron pala siyang tatlong criminal case. Ano mo yun, ha? Tatlong criminal case. At isa doon is robbery and hold up. Robbery and hold up. Ngayon, paano ito naaprobahan? Dahil pinayagan po ng isang operator niya, okay, na kahit po police clearance lang. So, ang police clearance lang ay hindi naman po, para sa akin na, mas okay pa rin po yung NBI. Kasi sa NBI, nandun po talaga. Right? So, pasensya ka na, Ma'am Gracie. Okay? Dapat may polisiya tayo, sumunod po tayo doon. Ngayon, wag po tayo magmadali na, kasi may rider na ako nakuha para makabiyahin, ay hindi po ganun yun. Okay lang ho sana, guys, no, kayo, mga operator, okay lang sana kung gumawa ng kabalbalan yung rider natin, aharapin din natin, tama, pero hindi. Diba? Kaya ang isang panlaban natin is NBI clearance. Kaya guys, huwag sana kayo malulungkot kung bakit, actually, hindi naman ganun kahigpit yung requirements ni Tok-Tok. Diba? Ito po ay para sa safety, hindi lang ng ating customer, pero para sa inyo na rin. Totoo yan, diba? Kapag yung rider na yan ay gumawa ng kabalbalan at isang masamang gawain, naku, pinagdarasan natin sa Diyos na sana ay wala siyang masaktan or wala akong mapahamak. Diba? Yun po kaya very, very strong ang stand ni Tok-Tok dyan na imagine nyo kayo ng operator mag-approve sa rider. Binigyan namin kayo ng power, pero please sana no, daan natin sa process. Okay? Gracie, hayaan mo siya. Di kung wala siyang NBI clearance, maghanap ka na ibang rider. Ganun lang naman yun. At may sacrifice yung
yung safety ng package ng ano, 'di ba? Huwag natin i-sacrifice, guys, okay? O paano kung kamag-anak natin yung ginawa niya ng kabalbalan, 'di ba? Napatay tayo siya. All right? So yun lang po. Last question na po, guys, for this weekend, kasi bukas, guys, I want everyone to enjoy tomorrow, Valentine's Day, with your loved ones, with your asawa. If you don't have asawa, with your jowa. If you don't have a jowa, with your mother and father. If you don't have a mother and father, with your grandfather and grandmother, or basically someone who is dear to you, again, mga kapatid. In other words, I want you to spend the day showing other people close to you na you care for them and love mo sila. Ha? Okay. So last question, ito na po, bubunot na tayo sa ating tambiolo. Ito, paulit-ulit, teka lang po. Okay. O ito, sandali, hindi ito tanong ha, request to ha, blurred po yung insurance, patingin ko ulit. Sige, Marilo, ha? Para sa'yo, pagbibigyan natin si Marilo. Yan, Marilo, take picture. Blurred ang insurance kanina sa mga medyo nalabuan sa insurance. Screenshot po. Okay, yan. Screenshot. Okay? Yan po. Baka pinipicturan nyo sa cellphone nyo, ma'am, kaya blurred. No? Screenshot nyo ho dito sa cellphone nyo. Ayan, okay, sa computer nyo, screenshot. Okay? Ito po yung Metropolitan Insurance at ito naman yung Prudential Guarantee. Okay, screenshot. Okay, yan po. Right. Okay? Salamat po ng marami. Ayan o. Okay. And last question. Okay. Ito ha, ito. Elena Dictado. Oy! Ito talagang dictate? Diba? Dictado. Sir, ADJ, posible po ba na mawala yung pagtatype po ng code para sa pag-accept ng booking ng mga rider? Kasi may mga rider po na hirap sa pagtatype ng code. Ma'am Elena and everyone, I know this is a concern. Tama? Kasi ito ay bagong sistema natin. Gusto ko munang malaman nyo kung ano po yung logic kung ba't po natin nilagay yan, tama? Nilagay po natin yan dahil isa sa mga seguridad, panglaban po sa auto-clicker. Tama, di ba? Kasi yung auto-clicker po, no, kapag ito po ay inilagay nyo sa inyong cellphone at dumating itong mga order, pak, yan po yung ginagawa ng iba. Bigla na lang nag-accept. Tapos yung pala, pag hindi na pupuntahan, kinakancel. Kaya karamihan mo nang kakancel, yan yung mga nag-auto-clicker dati. Diba? Hindi ko naman po siya sabi nila. Ngayon, para maiwasan mo yun, naglagay mo tayo ng PIN, 3-digit PIN. Kaya lang, well, may mga riders pa rin na nahihirapan sa PIN kasi una, hindi siya sunod-sunod. No? Random yan. Alright? At saka yung iba, talaga nauunahan. Okay? So Elena, no, para na lang sa kaalaman ng lahat, ito ay still undergoing pa rin. Pinag-aaralan pa rin natin kung ito ay tatanggalin o hindi. Pero kami po ay ni ADR ang nag-usap at maganda po yung sinuggest din ni ADR. Sabi niya, total, nilimit na lang naman natin sa tigda dalawa eh, no? Na booking, no? Bago sila makapag-book ulit ng panibago. Eh, sa tingin ko, okay din naman tanggalin. Yun ang sabi ni ADR. And ako rin naman po ay sabi ko rin na mukhang, sige, tingnan natin, no? If pag-aaralan po yan ng management na Tok-Tok at kung maganda naman po ang kalalabasan, pwede natin ipatanggal muna. Diba? Tingnan mo natin, okay? So, Ma'am Elena, maraming salamat. Alright? So, guys, no, dito na po natatapos ang ating oras para sa isa na namang engagement, no? Tok-Tok Technical Training Preview. Ako po ay nagpapasalamat. Alright? At, diba? Imagine mo, isang ilang oras na, isang oras na lang. So, Valentine's Day naman. Tama, di ba? February 14. No, kahapon ho, Chinese New Year, Friday, di ba? February 12, no? Chinese New Year, kahapon, putukan, di ba? At bukas ho, putukan na naman.
O, di ba? Putukan ng pagmamahal. Grabe. John Elvis Bo. Ibang pumapasok sa isip mo, ha? Iba yan, ha? O, di ba? Putukan ng pagmamahal. Okay? So, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. ADR, final words bago tayo magpaalam this weekend. Yes, isang paalala lang po sa mga riders po ninyo o sa inyo rin mga operators na huwag po kayong magpapabiyahe ng mga riders na walang insulated bag. Lalo na po maulan ngayon, okay, kailangan po ng insulated bag. At marami na rin po nagpapadala ng mga pagkain ngayon, may food items na pinapadala nila. Pag wala po kayong insulated bag, mas generic lang, paano na? So, pumapangit po yung imahe po natin pag wala po tayong insulated bag. Okay? So, pwede naman po yung generic lang. O kung may mga nakikita kayo dyan na mga bag na tatakman ng bag, pwede na po yun. Kaysa po sa wala. Okay? Pwede pong bumili temporary. Temporary permanent na pinapayo. Okay? Kaya po kasi walang at pagpapak. Alright? So, para at least paulit-ulit po tayo code name ng mga kliyente po natin na magpagbili. Kasi alam nila, safe yung kanilang mga items sa atin. Kaysa dun sa naka-backpack lang po na nalulukot minsan or na-relief for minsan yung kanilang mga packages. Alright? Maraming maraming salamat po. Happy weekend and Happy Valentine's po sa inyo lahat. Bye-bye! Happy Valentine's Day din sa iyo, Eddie Rene, at sa lahat ng mga suki natin ditong nanonood, no? Lagi natin kasama gabi-gabi. Kami po ay nagpapasalamat muli, guys, no? And pasensya na po kung hindi na natin ma-accommodate yung mga ibang questions. Pero hopefully, no, sa mga nasagot natin mga tanong mula sa ating mga kapwa ng mga operators dito na kasama natin, eh meron din po tayong natutunan, okay? So guys, no, magpapahinga muna kami tomorrow. Wala po tayong orientation and technical training preview. At kami po ay babalik muli sa Monday. So samahan niyo kami sa Monday. Bawal po magtanong bukas, ano? Bawal magtanong sa amin, but bawal mag-chat sa amin. Tapos, make it a point po na, tawag dito, i-review niyo po yung inyong mga, yung mga concerns ninyo, baka kayo mismo, kaya nyo nang sagutin yan or doon po sa ating frequently asked questions na makikita rin naman sa ating apps at saka doon sa JC portal po natin. Makikita rin po yung frequently asked questions doon. Baka doon pa lang ay masagot na po. Alright? So, yun. Okay. So, Eddie Rene, maraming maraming salamat, no? At saka sa ating mga suki na nakasubaybay sa ating palagi gabi-gabi. Ano, kami po ay nagpapasalamat kagaya ni Danilo Luza, no? Oy, nasa Shanghai, China pala 'to si Danilo. Tama ba? Nasa China ka ngayon? Wow, 'di ba? Gongsi Fa Kai, ah. Gongsi Fa Kai, ah, 'di ba? Nagtutukan din din kanina, no? Yeah. Yeah. Ito, si Balahadia Jenry. Diba? Hi, Jen. Ang ating malagong kabalen. Wow! John Elvis Bo. Of course. No? Ayan ang ating nasuki mga operator. Polero, Freddy! Pare! Diba? Kamusta? Maricar Marquez. Hello, Ma'am Maricar. Hello po. Happy Valentine's po. Camille Barandon. Hi, Camille. Diba? Ito po. No? Check natin ulit. Yan. Francisco Bautista. Sir Francis! Yan. O, diba? Siyempre, shout out, di ba? Montilia Fulgencio. Uy, idol, nasagot ko yung tanong mo kanina. Ayos? Pwede. Si Michael Ma'am Rachel Cedron. Baksal. Ayan, si Mike, Ma'am Rachel Baksal. At Michael Cedron, idol. Kamusta? O, di ba? Si, sino to? Bangkit lang. Lenny Liagas. Hello, Lenny. Ayan, medyo nagne-Netflix na si Lenny, kaya medyo madilim na. Happy Valentine's sa inyong lahat. Happy Valentine's sa inyong lahat, alright? So guys, no, hindi na namin babatiin yung iba kasi yung iba, I think, nag-off na yung camera nila. Pero just as well, thank you so much for your time. O, di ba, ako po'y natuto. Ay, ayun, Catherine Manzanero. Di ba, kumakaway pahabol siya. Oo, paalala po para sa mga makikipag-date. Huwag ko kayong maniniwala kung sasabihin nilang tulog lang tayo. Nako! Tinga lang tayo. Nako!
Diba? Marami pong na-biktima niyan. Pahinga lang tayo, hindi lang tayo. Correct. Mark Charlie, hello! Mark Charlie. And diba, baby girl, hi. O diba, Tricia. O yan, si Tricia is on the road right now. Tricia, mag-iingat ka. Ingat po sa pagdadrive. Okay, guys, no? Maraming salamat sa inyo. Thank you so much. Have a blessed Sunday and Valentine's Day with your family and loved ones. And we always pray for everyone success here sa Tok Tok. Salamat po sa pag-uunawa, sa pagpasensya, and huwag kayong mag-alala. Lahat ng suggestions nyo, no, ito ay pinag-aaralan. Wala akong suggestions na mali. Wala ho. Ito po ay pinag-aaralan at kinoconsider ng ating Tok Tok. At magugulat na lang kayo. Ito po ay ini-implement na rin. Okay? Thank you so much. Thank you so much, guys. God bless sa inyo lahat. AD, God bless. Bye, guys. Bye, everyone.